Attraction marketing. I know for some, no, yung iba sa ating leaders na nakarinig na nito, or maybe you are actually doing this now. Pero kung ano man yung narinig mo dati sa ganitong training, tapos walang may nangyari sa'yo, tama-tama lang, pero dito ka ulit. Para mapakinggan itong training na to. Kasi siguro baka busy ka nung time na yon, hindi ka nakafocus sa training natin, kaya siguro hindi mo na-absorb lahat. So, I want everyone, kung nanonood ka man ngayon, if you can leave whatever you're doing muna for the meantime, mga 45 to 1 hour lang naman to, no? Para lang maintindihan natin kung paano natin magagawa yung business natin lalo, no? And heads up lang po, etong tuturo ko sa inyo ngayon, this will just be an additional, sabihin natin, additional learnings lang. Pero I'm not saying na dahil may attraction marketing, you stop doing the basic. When I say stop doing the basic, baka titigil ka na sa pagpo-prospect ng offline, pagbibigay ng flyers, or pag-messaging sa Facebook. Hindi ganun. Idadagdag lang natin ito. Yeah? So kung ginagawa mo man yung mga basic like offline marketing, magbigay ng mga flyers and all, gawin mo pa rin yun. This will just be an additional way of getting prospects. No? Ready na ba tayo? Ayun, I am grateful, sabi ni Mentor Nemia. Yeah. So kung ready na tayo lahat, no, just a quick background, I used to work sa isang engineering company, three years ako dyan, and eventually nag-decide ako na mag-work sa call center. So this is where me and Mentor Kat met, no? Nag-work kami sa isang call center before, and eventually nung nakita ko na nag-grow yung buhay niya through this business, I decided to join and start doing network marketing, no? And with this business, I was able to acquire a Ford Mustang. This was my first car. Siam Worldwide. And also, naging top mover na rin tayo. And right now, we have earned a total of 11 million. So this is just a quick background about myself. And also, with all the income that I have gained in this business, I was able to acquire. This was during the pandemic season. Nakabili ako ng condominium. Yes, may kanda na tayo. And dito na tayo nakatira na ngayon. No? So more than a year na ako dito nakatira. And I was able to have this condo renovated. Ito ngayon, I don't know, baka ka-homebodies kita. No? So pinopost ko kasi ito sa homebodies. No? And this is also part of what we'll be talking about. Ito kasi yung pinapakita ko sa inyo. These are what we call results. No? Mga nangyari sa akin, anong nabigay sa akin, anong mga bagay na bago sa buhay ko dahil sa pagninegosyo natin. And very recently lang, no, nung last event natin, I was one of the car achievers na nag-release ng Corvette Stingray. Yes. Thank you, Lord. No? Finally, meron na tayong Corvette. So nakakatuwa lang din kasi these are all results in the 5 years na ginagawa ko yung I Am Worldwide. No? Kaya kung ikaw, halimbawa, bago ka dito, ma-excite ka na. No? O ikaw, matagal ka na dito at wala ka pa rin resulta, okay lang yan. It's okay to start all over and then just pursue your business. Mas ang sinasabi ko lang lagi, kung ano man yung nakikita nyo ngayon na pinapakita ko, kung gusto mo to, maniwala ka. Kasi lahat ng meron ako ngayon, like these cars, yung condo na pinitirahan ko at yung income na kinita ko, all of this are all from those belief na pinanindigan ko lang. No, nakita ko nagkaroon ng kotse, yung mga mentors ko pinanindigan ko lang din, no? So that's also one of the thing that I wanted to share. Na kailangan na din talaga natin paniwalaan itong mga pinapakitang resulta sa atin ng mga mentors, no? Ngayon, I want to talk about this topic. This is a topic na medyo close sa heart ko kasi, you know, close eh. Kasi I remember mga 3 years ago yata, or during the pandemic, I was really having a hard time. Nahirapan ako maganap ng mga contacts, nahirapan ako maganap ng mga pwede ko ma-prospect. Nahirapan ako mag-invite, di ba? Yun yung totoo. Okay? So, ang ginawa ko noon talaga is inaral ko yung attraction marketing. And eto nga, no? Yan. So, eto nga, ang
ginawa ko is inaral ko yung attraction marketing. So I saw a YouTuber, mga siguro mga few or couple of YouTubers na nakita ko na ito yung mga topics. So inintindi ko, inaral ko, tapos in-stock ko yung mga profiles nila hanggang sa nakapag-come up ako ng topic na to. No? So ano ba yung... Simula natin. No? Ano yung attraction marketing? Attraction marketing is all about making your brand more attractive. Pag sinabi mo kasing more, parang ganito, ito yung pogi, eto ka, mas. Ganun. Yun yung ibig sabihin ng more attractive, di ba? Kapag ako, may mga kakilala ka na nagpo-post sa Facebook, kasi primarily, itong attraction marketing, it's focused on how we use social media. No? Like, for example, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, or Facebook pages, no? So, may mga tao kasi na normal na nagpo-post sila araw-araw. Kahit tayo naman, normal tayo, nagpo-post tayo araw-araw. Pero, bakit may mga tao talaga na parehas naman kami pinost, pero ba't parang ang lakas ng dating nung pinost niya kumpara nung pinost ko? Yeah? That's what you call branding, no? So, you should be more attractive to your buyers as well as attracting them through your inbound marketing. Yeah? It's like this, no? Lahat tayo, kunwari, sinong marunong magmartilyo. Marunong naman tayo gumamit ng martilyo, tama ba? So maraming mga tao na marunong gumamit ng martilyo. Pero meron ka talaga maririnig na pag siya nagmamartilyo, parang nagda-drums. Parang ang galing talaga. May tunog pero pulido tsaka efficient yung paggamit niya ng martilyo. Yun yung sinasabi ko. May mga tao kasi na talagang expert sila when it comes to doing or using the tools, no? Like, kunwari, ikaw, hindi ka naman karpentero. Marunong ka rin naman gumamit ng martilyo. Pero pag yung karpentero talaga, yung gumamit ng martilyo, iba. Yeah? Ganon din dito sa attraction marketing. Ang gagawin natin, every one of us is actually used to using Facebook. Yeah? Primarily, ito yung pag-uusapan natin, Facebook, no, in itself. Pero hindi lahat kasi attractive yung mga pinopost, hindi lahat maganda, hindi lahat parang, alam mo yon, kahit ikaw ina-unfollow mo yung mga kaibigan mo kasi yung mga pinagpo-post, puro mukha nila. Yeah? So, bakit may mga tao naman na talagang pagka nag-post sila, napakaganda ng mga post nila, yung parang, alam mo yon. So, yun yung mangyayari at yun yung gusto kong mangyayari, kaya natin inaral to. And I wanted my audience to look at my Facebook profile na nag-i-enjoy sila, natutuwa sila, nagagandahan sila. Yeah, pero yung totoo dyan, minamarketan ko na sila nang hindi nila alam. So yun yung pinaka-goal doon. So first, when you do this, ang kailangan mo talaga dito unahin is if you have an extra phone or maybe kung kaya mo or later, gawin mo to, mag-browse ka. Tingnan mo yung Facebook profile ko. I-browse mo siguro mga isang linggo mo ng mga pinopost. Panoonin mo, tingnan mo. I-browse mo lang yung post mo kanina, kahapon, ng isang araw. I-identify mo din kung ikaw ba mismo na ikaw gumawa at natuwa ka. Yeah. Kasi kung halimbawa, nag-browse ka ng Facebook profile, hindi ka natuwa. Paano pa yung mga audiences mo? Tama? So kung ikaw mismo hindi ka natuwa sa mga pinopost mo, ibig sabihin, may mali na yun. Diba? So ang lagi mong isipin dito, kung hindi maganda, ikaw mismo hindi ka nagaganda sa mga pinopost mo, then there's something na kailangan natin i-tweak at ayusin. And isa to sa mga pwede kong maituro sa'yo. So if you want to target your market, kailangan muna alamin nyo yung mga bagay na maa-attract yung mga tao sa mga pinopost mo. Like for example, kung gusto mo makatarget ng mga prospects, alamin mo muna sino ba yung mga gusto mo na i-attract. Like for example, kung estudyante ka, sino ba yung gusto mo i-attract? Mga negosyante ba to? Alam mo yan? Or mga estudyante, or mga negosyante, or empleyado, or OFW. Sino ba yung mga gusto mong i-attract? Yun muna yung una mong alamin. Ako kasi when I started, this is just me. Sinasabi ko lang yung way ko. Pero baka may way ka, pero ang point ko, kung gumana naman sa akin, try mo muna yung akin. Try mo muna yung akin bago yung sa'yo. Kasi ito talaga nag-work sa akin. So, first kasi,
Ang iniisip ko talaga, sino yung mga group of people na gusto kong i-attract? Ang mga several kinds of people kasi has different interests din. Kunwari, pag estudyante, iba yung interest ng estudyante. Ano yung mga interest nila? Bumili ng mga cellphone, kumala, magkaroon ng pera, pa-cool. Parang ganun. So, iba yung interest nila. Pagkausap mo naman is mga housewife or mga tambay, iba din yung mga interest nila. Pagkausap mo naman empleyado, iba din yung mga interest nila. Pag empleyado, ang gusto nila magkaroon ng time, ma-enjoy yung buhay nila habang kumikita, makabili ng mga gusto nila, di ba? They can be someone in their industry, di ba? Yung mga ganun, yung mga gusto nila. Magkaroon ng savings, ha? Pag negosyante naman, ang gusto nila yumaman, tumami pera, maraming taong matulungan. So, ang point ko, marami kasi yung iba-ibang tao na yan. And iba-iba din yung mga gusto nila. So, pagka pinaghalo-halo mo yan lahat, ang tawag dyan, chop suey. So, maguguluhan. Ako ang ginawa ko kasi, first, in-identify ko muna yung pinakagusto kong i-target. Out of those group of people na nasa isip ko, ang pinaka-tinarget ko talaga are all employees. Specifically, taga-call center kasi doon ako galing. Bakit yun yung pinili ko? So that they can relate. Kasi I was part of that industry before. Ako naging IM worldwide distributor. So, kumbaga, ang gusto kong mangyari, pag nakita nila yung mga post ko, makarelate sila sa mga post ko. Yeah? So, sila muna yung tinarget ko. The moment na natutunan ko na, na-master ko na paano sila targeted, nagdagdag ako ng mga set of people ulit. So, kunwari, nagdagdag ako ng mga OFW, nagdagdag ako ng mga gusto kong i-target, mga empleyado, mga estudyante. So, ganun. Kumbaga, i-master mo muna yung isa na group of people bago ka magdagdag na magdagdag na magdagdag. No? So, i-identify mo ano ba yung mga bagay na makakakilipin sa mga taong to. Kasi, ang gusto natin mangyari, habang nababrowse sila ng Facebook nila, pag dumaan ka sa news feeds nila, mapapatigil sila sa'yo. Yeah? Bakit sila na napapatigil? Kasi yung nakikita nila sa'yo, yan yung mga gusto nila. Okay? So, get inside their heads. Alamin mo yung mga interests nila. Para kung ano yung interest nila, hindi yun yung pakita mo. Yeah? And pick a marketing channel. Ibig sabihin, focus ka muna sa isa din na mga social media platforms. Like, there are a lot kasi. We have TikTok, we have Facebook, we have Instagram, we have YouTube. Ako, sa totoo lang, ang ginawa ko talaga, very recent lang naman ako nag-TikTok. Pero nung bago pa mag-pandemic, ang pinaka-priority ko talaga na ginamit na social media platform is Facebook. Minaster ko talaga muna yun. Inaral ko muna, kinuha ko muna yung rhythm hanggang sa na-master ko na. Tsaka ako naglumipat sa Instagram. Yeah? Nung nakukuha ko na yung flow, alam ko na yung concept, tsaka naman ako nagti-TikTok. So, wag agad-agad yung parang ang dami. Yeah? Kasi regardless kasi kung ano yung gamitin mo, yung mga market mo naman, may Facebook na naman yan, may Instagram. So, kahit alin dyan yung gamitin mo, andyan naman yung gusto mong i-target. Diba? Okay, so clear ba tayo? May natututunan ba? First pa lang to, no? So, again, identify your market. Yun yung pinakauna na kailangan mong gawin. Then, the moment na na-identify mo na yung market mo, then you start cleaning up your Facebook. Ayusin mo muna. Like, kunwari, ayusin mo yung profile mo. Dapat yung picture mo, nakikita half body lang dapat para pag halimbawa nakita nila nag-chat ka, yung nakikita yung pinakamukha mo agad, hindi yung full body. Kasi pag nakita ka, yeah, ang late-late mo lang lang. Yeah? So, kasama yan sa tinuro sa atin yung VP na Facebook left. And also, i-edit mo din yung mga details or info about you. No? So, yan yung mga isa sa mga kailangan natin unahin. And also, i-delete mo yung mga pictures or yung mga post mo na parang nakaka-negative. Yeah? Tanggalin mo muna. Yeah? Kasi ang gusto natin mangyari dito is maka-attract tayo ng tao. Lagi mong isipin na yung Facebook mo is, it's like your resume when you apply for a job. So, when you apply, hindi naman tayo nag-a-apply, no? But if you're looking for a prospect, most of the time, they will look at your profile din. Hindi mo lang yan alam, pero actually, ginagawa yun ng marami. Kahit ikaw, kunwari, di ba, sabihin natin, naghahanap ka ng
isang item sa Shopee or Lazada, di ba ang ginagawa mo, pag may nakita ka na na item, what you do is you go to the store's profile. I-check mo yung profile ng store. As well as, ang gagawin mo din, basahin din yung mga reviews, di ba? So, ibig sabihin, may ganun din tayo na ginagawa. Pag pinasok mo yan sa IAM Worldwide, pag tinignan naman ng client mo or potential prospect mo yung profile mo, sabi mo sa post mo, negosyante ka. Yeah? Pero nung tinignan niya yung mga post mo, may negosyo nga, pero parang puro games, puro Mobile Legends, puro mga walang kwenta ng mga videos yung mga pinagpo-post. So, kumbaga, nandun na sana, may na-attract ka na. Kaso with the profile na meron ka sa Facebook, medyo bumaba yung credibility mo. Ang gusto natin mangyari is iangat yung credibility mo whenever they browse and check your Facebook. Diba? So, what to do next? Kailangan mo mag-post. No? You have to post things related to these six items that I will be talking about. Etong sinasabi ko, it doesn't mean na anim po, you have to post six then every day. Minsan kasi, may isang post ka na nakaka-target ka agad ng tatlong concept nito. Yeah? So, isang post, pero tatlo agad. Isang post, may maagad yung target mo. So, yun yung point ko. Pero, basically, consistent ka dapat dito na nagpo-post. Especially sa Facebook mo. Tatlong, ako, I don't know kung sino ang mga followers ko dito. No? Pero ako kasi, I post 3 times a day. Minimum ko yan. Tatlong post every day. No? And all of those posts na pinopost ko or topics na pinopost ko are related to these 6 topics na pag-usapan natin. Number 1, post things related to results. Yeah? Results. Like for example, yung pinakita ko sa inyo ng mga videos bago tayo nag-start, yung mga bahay at lupa, mga kotse ng mga mentors natin, yung mga achievements ng mga mentors natin, or kung meron ka, gamitin mo yun. No? So, post results. Huwag ka mahiya. Diba? Like, for example, ang ginagawa kasi ng karamihan ganito. Ito para sa akin, this is something na kailangan natin iayusin din kasi pag ang way of posting natin, for example, ito yung picture mo. Ano yan? Before and after, may ang before picture niya, ang taba niya 76.5 kilograms. Tapos after ilang days, 45 days ang naging 65 kilograms. So ito, result to na post related to our product. Tama? Most of the time kasi nakikita ko sa mga distributors or IAM movers, ang ginagawa nila when they post this, copy-paste lang talaga. Yeah? And minsan, pag binasa mo yung copy-paste, yeah, ang dami, ang haba. Yeah, actually, itong post na to, kinopy-paste ko lang to, pero ang caption, iniba ko. Kasi nung binasa ko yung copy-paste, yung caption, sobrang haba talaga, parang kahit ako na bored. Imagine mo, ako nga member, na bored ako sa caption, ano pa kaya yung ina-attract natin, di ba? So, ang ginawa ko, sinummarize ko na lang. Yeah? Ang iba kasi, kunwari, nag-post ng ganito, ang ilalagay nila, grabe naman yung Garcinia Cambodia, 45 days lang, nag-lose na agad ng 10 kilograms. Order now from IAM Worldwide. PM me. Ganun agad. Diba? May iba pa, ilalagay pa yung presyo. May iba, ilalagay kung anong product. May iba, ilalagay kung sana pibili. Diba? And hindi naman yan dahil ayaw natin sabihin. Pero what we want to build here is curiosity ng tao sa ginagamit natin. Da? Curiosity sa produkto natin. Kasi pag agad-agad mo, nilatag mo lahat, Garcinia, 900, sa IAM Worldwide, ay may kakilala ko doon. Ayoko bumili sa kanya. Doon ako sa kakilala ko. So ano mangyayari? Hindi siya mag-message sa'yo. Da? Kasi alam niya na eh, nag-search siya, Garcinia Cambodia, ay, yung kakilala ko, yan din yung iniinom. Doon na lang ako bibili kasi yung sa Facebook, yun, hindi ko naman yung kakilala. Yeah? Ganun mangyayari. Kung parama sa kunwari, gaya nito, ang ginawa ko is sinorten ko siya. Yung lagi natin naririnig, no? Keep it short and simple. Sinorten ko siya, pero nandun yung pinaka point, which is nag-lose siya ng 10 kilograms. Yeah? From 76.5 kilograms to 65 kilograms in 45 days. Good job, partner. Hindi ko nilagay kung anong product. Hindi ko nilagay kung saan nabibili. Kasi I want my audience to message me for all the questions na nasa isip niya na hindi nasagot ng pinhost ko. Yeah, kasi syempre kung ikaw ang taba mo, grabe naman, payat niya na oh. 10 kilos, 45 days lang. Ang ginawa nito.
Ganun na. Ganun yung isipin niya. Kasi ano bang meron sa post ko? Wala. Nakita niya lang na may nag-lose. Pero nakita niya ba kung nag-jogging ba to, nag-diet ba to? Alam niya ba? Nasagot ba yung tanong niya? Hindi rin. So kung marami siyang tanong sa isip niya, anong gagawin niya para malaman niya yung nangyayari dito? Magme-message niya sa akin. Yun yung goal. Gusto natin mag-message yung mga taong naku-curious. Ngayon, when you're posting, make sure, gandahan nyo naman yung picture. Number one talaga na requirement is dapat maganda yung picture mo. Iwasan mo na yung malabot na nga, magulo na nga tingnan, yung blurred na nga, pinost mo pa. Yeah? Kailangan maganda yung picture natin. Bakit? Ikaw ba mismo, di ba? I don't know kung na-experience ito. Pag nag-browse ka sa Facebook mo, habang nagsuscroll ka, pag may nakita kang picture, anong nangyayari? Tumitigil ka. May nakita kang picture na maganda, tumitigil ka. Yeah? May nakita kang picture na nakaka-curious, tumitigil ka. Ibig sabihin, yung nagka-catch ng attention natin is yung pictures. So, kung gusto mo din makakatch ng attention ng mga ka-Facebook mo, dapat maganda din yung pictures na pinapost mo. Ako ba? Ngayon, pag maganda kasi yung picture mo, the next thing that your audience will do is to read your caption. That's the only time they will read your caption. Pansin mo, minsan, nag-congratulate ka lang, pero hindi mo alam kung ano kinukongratulate mo. Maganda talaga minsan na yung caption mo, no, i-short mo lang siya, pero catchy. Yeah? May iba kasi na ako, ang dami ko nakakausap na, mens, kasi hindi ko na alam kung ano ipopost ko, mens, hindi ko kasi alam kung ano ika-caption ko, mens, hindi ko siya alam yung English. Sa captioning kasi ako, ang strategy ko talaga is I just speak my mind. Kung ano nasa isip ko, edi ilagay. Hindi mo naman kailangan na ilagay yung pinakamaganda, pinakagrabe yung English mo, perfect yung grammar mo at all. Not unless kung ganun ka talaga. Kasi ako, hindi ako perfect grammar. Mali-mali yung English ko eh. Yeah? So ako, pagka limbawa, may naisip ako na caption, nilalagay ko kung ano talaga nasa utak ko, na kung ano man siya, Tagalog ba yan, English or Taglish, ilalagay ko siya. Hindi ko siya ipipilit na i-convert ko sa English para bongga ako. Hindi. Kasi ang nawawala dyan is yung authenticity mo. Yung tunay na ikaw. Alam kasi ng tao, lalo na mga kaibigan mo at ng mga close relatives mo, kung paano ka mag-chat, kung paano ka mag-message, kung ano yung mga words na ginagamit mo, alam kasi nila yan. At pag nakita nila sa post mo, galing-galing naman na mag-English ni Poy. Grabe. Pero alam naman nila na hindi ako magaling mag-English. Ang nawawala kasi dyan is yung authenticity. And when you're authentic, meaning you're being real, it's more attractive. Yeah? If you're being real, totoo ka sa pinopost mo, totoo ka kung paano ka talaga, kung ano ka, yun yung nagre-reflect sa Facebook mo, yung personality mo yung nagsushow, mas nagiging attractive ka. Yeah? Don't be someone you're not. Kasi hindi yan nakaka-attract. Yeah? Just be yourself. Yun lang yun. Di ba? So kung kengkoy ka, ilagay mo na, pakita mo na ganun ka talaga. Kengkoy talaga ako. Eh, di ba? Kung hindi ka kengkoy, seryoso ka, edi pakita mo din kung ano ka. Kasi kung ano ka, yan yung magiging, mas magiging attractive talaga sa market mo. Especially your warm market. Ngayon, ano pa yung mga ipopost mo na results? Mga cheque, yeah? Mga kotse, mga bahay at lupa, mga rank up mo, ipost mo yan. Alam nyo, may mga tao kasi ngayon na dahil sobrang lalaki na ng income ng mga mentors na nakikita nila, 6 digits, 7 digits, ayaw na nila ipost yung 5,000, 2,000. Yeah? Ngayon may mga nakikita ako, no, na mga nagpo-post ng picture nila, tapos merong online account nila, that's good. I-post mo kahit magkano yung kinita mo. Kasi the people outside, kahit 5,000 lang yan, nababaligan. Yeah? It's a matter of how you position or i-market yung income mo. For example, ang income mo lang talaga is 1,000 lang. Sabihin natin, 1,000 lang talaga yung cheque mo ngayon. Eh kung pagkalagay mo dyan, 1,000 in 1 hour, di ba? Ang laking bagay na nun sa mga tao na ginagawa yung trabaho nila tapos yung 1,000 nila is 9 hours. Eh, totoo naman, 1 oras mo lang kinita yan. Bakit? Nakabenta ka ng 2 boxes. Oh.
Alam niyo yun, nakukuha niyo ba? So, i-post mo yan. Marami kasi ngayon napapansin ko, nahihiya kasi ako mag-post mensahe kasi baka may habangan sila sa akin. Mens, kasi ayoko mag-post ng mga check-check ko kasi baka maraming mga utang. O isa-isayin natin yan. Ayaw mo mag-post ng check-in mo kasi baka maraming mga utang. Eh, di sabihin mo na wala ka. Alam mo yun? Pwede naman yun eh. Hindi ka nagtrabaho, hindi ka nagsisipag sa IM para na magpautang. Diba? Pero Vince, kasi ang kulit nila, hayaan mo sila mangulit. Diba? Eh kung meron ka, edi magbigay ka kung magkano lang yung kaya mo. Kung maga, the whole point here, huwag mo i-compromise yung pagpo-post mo at yung business mo dahil lang iniisip mo, may mangungutang kasi. Baka assuming ka lang. Diba? Huwag mo isipin yun. Ang isipin mo, kung hindi mo to gagawin, sino ang makakaalam na kumikita? Nakikita ka ng po-post ang Barley. Kinabukasan Barley. Sunod na araw Barley. Sabi na kaibigan mo, kumikita ka ba dyan talaga? Yeah? Oo, kumikita ko. Ba't parang wala akong nakikita kumikita ka? Puro lang Barley. Nakakuha niya? Pero pagka, halimbawa, nag-promote ka ng Barley, sunod na araw, nagpa-ship ka. Sunod na araw, pinakita mo yung natanggap mo na COD, for example, na income. Nakikita nila yung flow ng posting mo, talagang marketable, talagang saleable, at talagang kumikita ka pala. Nakakuha niya? Ganun kasi yung kailangan natin makuha sa mindset ng mga target natin sa labas. Diba? May iba naman sasabihin, Mens, kasi ang yabang ko pagka nagpo-post ako ng pera. Kahit lagyan mo yun ng Bible verses. Diba? Kahit lagyan mo yun ng Bible verse, may mayayabangan at mayayabangan sa atin. Hindi na natin sila kontrolado. Ang importante, alam mo sa sarili mo that was not your goal. Diba? Nakakuha ba? Hindi mo intention na magyabang. Eh kung nayabangan sila, mag-sorry ka na lang. hindi natin sadya. Hindi natin gusto. Pero may mga tao talaga eh, na ganun talaga yung iisipin natin regardless kung ano pang ipopost mo. Pero ang point ko lagi, paano yung negosyo mo? Ayaw mo mag-post kasi may mayayabangan. So sino ma-attract mo? Wala. Diba? Pero kung inuuna mo lagi, iniisip mo lagi, para to sa negosyo ko, para mas na marami ako ma-attract, gawin mo agad. Huwag mo isipin yung sasabihin ng iba. Yeah? Ang importante, isipin mo yung bagay na makakatulong sa paglago ng business mo. Yeah? Next, value. Post things that are valuable. Kumbaga, nakakapagbigay ka ng value sa audiences mo. Dahil sa post mo, may nakuha silang mga things to ponder. Dahil sa post mo, may realize, ganda nga ng buhay. Gets niya. Yeah? So, give value to everything that you post. Kasi minsan may mga nakikita talaga ako, basta lang makapag-YouTube lang, di ba? May mga napapansin kayo dyan sa YouTube, di ba? May mga gumagawa ng contents na talaga mga trash. Kumaga walang value at all. Kumaga matatawa ka lang, that's all. Basically, matatawa ka lang. Diba? Pero kung titingnan mo, wala siyang value. Di ba? Pero ang gusto natin kasi dito, yung mga pinopost natin is may nakukuhang value yung audience mo. Kasi the more valuable you are sa mga audiences mo, mas nakikita nila that you are someone that really knows what you're doing. Alam mo talaga yung ginagawa mo. Expert ka sa negosyo mo. Kasi nakikita ko yung mga pinopost mo are things that are valuable. It gives me yung mga bagay na nakakatulong sa akin, na maisip ko na talagang kailangan ko pala mag-business or kailangan ko pala gawin to or na-educate ako at the same time. Diba? For example, gaya na ito. Oh, grabe na. Naalala ko lang. Ito yung time na nilabas ko yung Mustang ko, no? Si Boards. Grabe na. Tapos nung last Sunday, ang katabi ko na ngayon, Lamborghini, tapos sa gitna na si Mix, yung Corvette na blue, tapos si kay Mentor G na Jaguar. Grabe. After ilang years, no? So anyway, ito, pag nakita mo to, ang picture na to, kasi sobrang na-inspired talaga ako sa nangyari nung araw na yun. So gusto ko siya talaga i-post. Pero syempre, iniiwasan ko din na magmukha ako mayabang. No? So what I did was, kasi mahilig ako magbasa before. Pero ngayon medyo hindi na masyado. No? Pero that's one thing I'm working on. No? Ang ginagawa ko kasi dati, pagka may nabasa ako and nagustuhan ko yung mga lines, hina-highlight ko siya. Hina-highlight ko. Para whenever I want to post something na wala akong ma-caption,
pwede kong balikan yung mga libro na yun, tapos titingnan ko yung mga captions or mga lines na magiging relatable yung picture na pinost ko. So, ginagawa ko yun. And eto, nakita ko to na, sabi dyan, quit speaking words of defeat and start speaking words of victory. Don't use your words to describe your situation. Use your words to change your situation. Yeah? So, pwede may mayabangan sa akin kasi puro sports kayo yung mga pinakita ko. Pero hindi yun yung intention ko. Yeah? Pero anything that is negative kasi na nasa isip mo, kasi sa totoo lang, gusto ko din talaga magparinig minsan sa mga tao na ayaw maniwala sa ginagawa ko, sa mga taong nagmamak sa atin. Pero hindi kasi yun valuable pag magpaparinig lang ako. So, ginagawa ko minsan, kinoconvert ko yung mga context ng words ko to something na magiging parang mukhang motivational na nagmumukha siyang parang words of wisdom and all. Kasi kung tutuusin, kung babaguhin ko tong nilagay ko na captions, ang gusto ko lang dyan sabihin, look at me. Ganun lang yun. Buti na lang hindi ako nakinig sa inyo. Parang gusto lang yun lang yung gusto kong sabihin. Pero kasi, pag yun yung sinabi ko sa caption ko, it's not giving value. Ha? So ang ginawa ko, inedit ko siya, binago ko, naganap ako ng bagay or things na nakita ko sa libro, nabasa ko, na would be related to yung thought na yun. So ito yung naging caption ko talaga, di ba? So minsan may mga bagay talaga na pinopost mo, yung picture, na sobrang parang kahit anong gawin mo talaga, parang may mayayabangan. Pero ang ginagawa ko kasi most of the time is ginagawa ko siyang subtle yung caption. So kung medyo strong yung picture, edi medyo ilalaylo ko yung caption. Yeah? Para hindi siya mas lalo maging strong. No? So, minsan pagka mga ganyan, I can look for Bible verses na pwede kong ilagay dyan. Basta laging yung isipin, huwag mong limitahan yung sarili mo na mag-post ng mga resulta or mga pictures ng mga ganito dahil lang ang iniisip mo yung iisipin ng ibang tao. Ang isipin mo lagi is, ang pinopost ko ba, does this give value to other people? Do other people get something out of my caption, out of my words, out of my post? Pag may nakuha sila, then it's good. Yun na yung pinaka-target mo. Diba? Sometimes what I do para ma-make sure lang na ako mismo is medyo okay sa akin yung mga pinopost ko, pinoproofread ko yan. Basahin mo muna. Diba? Basahin mo, intindihin mo. Now, the moment na binasa mo yung caption mo, and parang ikaw, parang mali, parang hindi ko gusto, parang ang yabang ko, parang nang-i-insulto ako, parang hindi maganda yung dating. Kung may ganun kang feeling, automatic, baguhin mo. Kasi kung may ganun kang feeling, what more pa yung makakabasa mo? Yeah? So, para maiwasan mo yung magkaroon ka ng mga ganung incident, mag-proofread ka muna. No? Next is post about lifestyle. Etong lifestyle kasi, ito yung mga nakikita nyo, mga kape-kape, gala-gala, pili ng ganito. Alam mo yun, yung buhay na pinangarap natin. Yan kasi yung lifestyle. Yung buhay na pinangarap natin, kaya tayo nag-IM worldwide. Pero again, ang lifestyle is just one out of six things na kailangan mong i-post. Kasi baka puro ka na lifestyle. Ang nangyayari na kape dito, kain dyan, gala doon. Bukas, kape dito, kain dyan, gala doon. Baka ganun lang lagi pinopost mo. Alalahanin mo, hindi ka vlogger. Networker. Baka makalimutan mo na may kailangan kang ibenta. Sarili mo, produkto mo, negosyo mo. Yeah? Hindi lang yung lifestyle. It's just one out of six. No? So, make sure mo na gawin mong balance din yung pagpo-post mo na hindi lang puro kape-kape. Hindi lang puro gala-gala. Hindi lang puro forma-forma. Kailangan din talaga balance yan. May nakikita silang produkto, kumikita ka, nababago buhay mo. Nakukuha niya? Yeah? So for example, eto, baka isipin nyo hindi lifestyle to. Pero para sa akin kasi, it's something related to lifestyle. Kasi ang focus ko, naalala nyo yung target market ko or call centers. No? So ang target ko talaga is mga call center. Kaya ang gusto kong mangyari lagi, yung buhay ko dapat something na i-look forward nila. Yung mga bagay na hindi nila na-enjoy dahil sa work, gusto ko nakikita nila yung mga bagay na yun na na-enjoy ko. Like for example, sleeping sa time na gusto ko, yung wala kang boss, yung productive ka, yung may negosyo ka, may marami kang kinikita. Yun yung mga gusto ko makita nila.
na may mga nabibili ako ng mga bagay na hindi ko nabibili dati. Like for example, eto. Kung makikita niyo yung picture ko, nakahiga lang ako dyan, natutulog, tapos may dalawang aso. Ang sabi ko nga, kailangan yung pictures niyo maging attractive. Kasi kung ako lang nakahiga dyan, ang pangit kasi pag ako lang. Pero pinilit ko talaga na ilagay yung mga aso dyan. Parang mukhang cute. Yeah? Kapag nakita, ay, cute ng dalawang dogs. Ay, si Poy pala yan natutulog. Yung may ganun pa. Yeah? Ngayon, nilagay ko yung caption na to, like, eto, sarap matulog, lakas ang ulan. Pero ito talaga nung panahon niya, sobrang lakas talaga ng ulan. This was 12:54 a.m. nung araw na yan. Bakit ko pinost yung mismong ganyan, nung mismong oras na yan? Kasi people from the call center, sa ganitong oras, nagko-coffee break na yan. Mga ganitong oras, yung iba, pasakay pa lang yan, papunta ng opisina. Yung iba, kararating lang sa opisina. And ako na-experience ko mismo na umuulan, nabasa sapatos ko, medyas ko, nasa CR ako, at nagpapatuyo ng medyas ko dati. So, kumbaga, alam ko yung mga nangyayari sa market ko sa mga ganitong panahon. Kaya naisip ko, nagpost ako ng bagay na alam kong gustong gusto nila ma-enjoy sa maulang panahon. Yeah. Pero kung makikita mo, ang dami kong ginawa buong araw. And also, I will have another set of meetings naman the following day. So, ito yung mga bagay na parang iisipin minsan ng mga market mo. Grabe naman, ano ba yan? Ba't ganyan? Nakakaingit. Yeah? Ayaw natin mang-ingit, medyo lang. Yeah? Yeah? Kasi sa totoo lang, kaya din naman ako nag-join sa IAM Worldwide kasi na-ingit ako sa nakikita ko kay Mentor Kat. Yung income niya na 20,000 sa isang linggo. Alam mong nasa isip ko noon, bakit si Mentor Kat may kinikita na 20,000? Ako nag-uutang pa rin. Nangungutang pa rin ako sa sanlaan ng ATM. So, kumbaga, na-ingit ako sa pinakita niyang income, sa pinakita niyang lifestyle. Diba? So, yan yung pwede natin gawin. Again, na 1 out of 6. Diba? Like, for example, pag nakabili ka, estudyante ka, nakabili ka ng bag, ipost mo yan, huwag ka mahiya. Diba? Empleyado ka, hindi mo nabibili yung mga sapatos na gusto mo dati, pero dahil may IM Worldwide, nakakabili ka, ipost mo yan. Nasa bakasyon ka, pero nadadala mo yung negosyo, ipost mo yan. Diba? Lagyan mo lang na magandang caption. Keep it short and simple. Yun yung laging technique, no? Or kunwari, nasa bahay ka lang, nakaupo ka, nanonood ka ng TV, tapos pa-picture ka na nakaupo ka, nagsiselfon ka, and then suddenly may tao na nag-inquire, for example, sa'yo, diba? Screenshot mo yung inquiry niya, yung message niya, tapos yung picture mo, ilapat mo doon. Na nakaupo ka lang, tapos lagyan mo kunwari na, grabe talaga tong business na to, very portable, kahit nasa bahay ka, pwede mong dalhin. Yung mga ganun ba, no? So, that's lifestyle. Hindi lagi yung lifestyle is about in grande, no? Hindi lang in grande ang lifestyle. Minsan, ang lifestyle is just the simple things na gusto nating ma-enjoy na hindi kayang i-enjoyin ng ibang tao. Pero dahil nasa I Am Worldwide ka, na-i-enjoy mo, ipakita mo yun. Okay? Clear ba ako? Clear? Ayan. Number 4, motivational. Post things that can motivate people. Kasi itong business na so, na to, this is very challenging. Maraming rejections, maraming frustrations, maraming times na na-demoralize ka because of the society. Pero it's something na makakatulong sa mga kapwa natin or maybe sa ibang tao na wala man sa industry natin, pero pag nabasa nila yung post mo, eh ma-motivate sila, yeah? Na mag-strive pa, galingan, or ma-motivate sila maghanap ng ibang opportunity para mas maging successful kagaya mo. No? Ako kasi, may nakikita din talaga ako ng mga distributors na pagka, kunwari, may mga videos na mga nakita, napanood, automatic share lang. Yeah, share lang, share to your wall lang. Ganun lang ginagawa. I prefer kasi, pag may nakita kayo, ng mga videos like this kasi ako nagpa-follow ako ng mga motivational speakers like si Robin Sharma, Jay Shetty, sila Tony Robbins, sila Jim Rohn, no? Yung mga yan, and of course, syempre, i-follow mo din si Press, si VPI, kayo mga top mentors natin kasi sila din mismo motivates us in their post, no? Ngayon, pag may nakita kang mga post nila, ilagay mo naman yung thought mo sa mga nakita mo. Kasi sometimes may mga tao na nabasa to pero hindi nagigets. Pero pagka nakita nila to, napanood nila yung video, kahit hindi nila nagets, pero pag nabasa nila yung understanding mo, mas nagiging simpler yung pag-iintindi nila ngayon sa nabasa mo. Kumbaga parang sinummarize mo para sa kanila. And it's more relatable pag ganun kasi. So i-post mo lang yan and make sure that you put your thoughts
to it. Wag lang yung share lang. Okay? What else? Educational. Things that can help people understand na it's not just kung anong narinig mo sa school ang pwede lang natin madala sa buhay. Diba? Kasi things that I have learned now sa business natin and yung mga bagay na nakatulong sa akin sa negosyo natin are things that were not taught sa school. Even sa work. Hindi ito yung mga bagay na sinasabi sa akin ng boss ko, hindi ito yung mga bagay na sinasabi sa akin ng teacher ko. Some of the things na naririnig ko, especially during trainings, are things na experiences sa mga ibang tao na nakatulong sa kanila maging successful sa buhay. And yun nga, hindi mo yan mababasa, hindi mo yan maririnig sa school or on daily basis. Pero pagkalimbawa, umaten ka ng training, tapos may nakuha kang magandang line from the speaker, ilagay mo yan, i-post mo kasi baka may mga tao na hindi yan naririnig sa buhay nila. Pero pag nabasa nila yung post mo, makes sense. Oo nga, hindi ko yan naririnig. Oo nga, no, totoo yan. Yung mga ganun ba? Diba? Akala mo na kasi wala lang yan, walang tulong yan sa ibang tao. Pero sa kada post mo lagi that helps them educate themselves about life, about finances, about money, sa unti-unti na post mo, may nai-inject ka dyan sa utak nila eh. Na, oo nga, no, bakit ganun? But pagod pa rin ako sa work ko. Oo nga, no, bakit paulit-ulit lang ako? Ganun pa rin yung buhay ko. Tagal ko nandito pero walang nagbabago. Pero tama nga yung sinabi nito, yung nakikita kong post. Yung mga ganun na. Yun yung gusto natin mangyari sa kanila kasi time will come. Sa kaka-follow nila sa iyo, sa kakakuha nila ng value sa mga post mo and then na-educate pa sila, baka maisip nila mag-join sa iyo. Like for example, eto, hindi mo to maririnig sa school and even at work, no? Pinost ko dito, we are not working or doing businesses just to survive. We do things to achieve freedom, freedom to buy the things we want, freedom to eat the things we want, freedom to enjoy the life we want, freedom to spend time with our families anytime we want. Now, how near are you from achieving your freedom? Yung mga bagay na yan kasi hindi mo yan makikita sa school or sa work. Kasi pagka yan, pinag-usapan natin, pangarap natin doon, wala na magtatrabaho. Diba? Kasi ang gusto natin freedom, tapos nakatali ka sa employment. So syempre, hindi nila pwedeng ibagsak to kasi paano na mga empleyado nila? Baka eventually, umalis na sa trabaho, magkanya-kanya na, maghanap na lang ng negosyo. Ano kukuha niyo? And isa pa dito, like kunwari ito. I remember kasi merong pinost at shinare si Mentor May sa group chat namin. Ang sinabi doon, why do good people experiences bad things in life? Tapos naalala ko ang sagot ng priest doon. Sabi niya, I asked for strength. God gave me difficulties to make me strong. Normally kasi may pagka may na-encounter ka ng mga tao na nahihirapan sa buhay, wala lang. Ang hirap lang yung naiintindihan nila. Pero pag nakita nila yung post mo, something na, kaya siguro ang hirap ngayon ng buhay ko kasi tinuturuan ako ni Lord na maging strong. So it educates them about life, about their belief. When I ask for wisdom, God gave me problems to solve. Di ba? Minsan nagpa-pray ka, I pray Lord for wisdom. Biglang binigyan ka ng problema. What problema? Yun pala. Kasi the more na may na-encounter ka ng problema, the more you get wisdom sa buhay. Di ba? When I ask for courage, God gave me dangers to overcome. Yeah? When I ask for love, God gave me troubled people to help. Okay niya? Ito kasi yung mga bagay na hindi natin narinig. Ako, sobrang na-amaze ako nung nabasa ko to at narinig ko to sa video. Sabi ko, kaya pala minsan, nung nangihingi ako ng wisdom, mas lalong nagiging daming problema na kailangan i-solve. Nung nangihingi ako ng strength, mas lalong dami mga challenges. Yeah? Ganun pala yun. Yeah? And these things are not taught at school. Yeah? And these things are not taught even in our work. Pero if ikaw alam mo to, may mga ganito kang learnings, may mga ganito kang wisdom, feel free to share it to everybody, especially on your social media. Kasi not everyone understands and gets those things on a daily basis. Pero dahil sa'yo, baka dahil sa'yo, ma-realize, buti na lang nabasa ko yung post mo kasi it gives me more, it gives me hope na ituloy pa tong buhay na to.
Yeah. I don't know kung nakukuha niyo. Pero I hope you get that, no. Next is, lastly, is yung transformation, no? Actually, sa totoo lang, yung mga tao kasi, nung nakita ka nila na nag-post ka na about I am worldwide, nakita na nila na sa I am worldwide ka na, nag-networking ka na, payaman ka na, nung sinabi mo na, grabe, eto na, pagbabago sa buhay. Nung nakita nila yon, first day mo, alam mo na sa isip nila, aabangan ko yan. inaabangan nila tayong lahat. Nung nagsabi tayo na nasa I am worldwide na tayo, nag-networking na, inaabangan nila tayo kung talaga bang aasenso tayo. Or mag-feel din kagaya ng karamihan. Yeah? So yung transformation natin, ito talaga yung pinaka hinahanap ng mga tao. Kung anong pagbabago ng buhay at personality mo yung pwedeng maibigay ng negosyo mo. Kasi kung ako, for example, hindi naman ako matalino, hindi rin naman ako magaling, hindi rin naman ako, alam mo yun, wala talaga ako sa pinaka. Na? Pero kung nakita nila na nag-transform at nabago yung buhay ko because of this business, marirealize nila na may nangyayari nga dito sa negosyo natin. May bagay na hindi nakukuha sa labas. Na? Most of the people kasi na nag-join sa IM, unang-unang problema agad, immense bagong member pa lang ako, anong ipapakita ko na kotse? Eh wala naman akong kotse. Ito, lagi ko itong sinasabi and gusto kong i-emphasize to. Your personal development is already a result and a way to show that there's transformation in your life through this business. Hindi lang siya tangible kasi hindi nila nakikita yung pagbabago sa ugali mo, pagbabago sa patience mo, pagbabago sa pagiging hard worker mo, pagbabago sa sarili mo. Hindi nila nakikita at natatouch yung mga yun. Pero if they see that at nagmamanifest yan sa'yo, parehas pa rin yun eh. Para ka rin nagkakotche yan. Pero that's something kasi na agad-agad pwedeng magawa natin habang tinatrabaho natin yung resulta natin like malaking cheque, kotse. Kaya nga tayo may mga trainings na ganito. Kasi hindi agad-agad nakukuha yung mga malalaking results na to. Pero yung transformation ng pagkatao mo, the way you dress, the way you speak, the way you think, it's the fastest way to show people that there's transformation in this business. Yeah? Huwag kang matakot doon. Kaya kung ako sa'yo, focus on yourself. If you're new, focus on yourself. Kasi that's the best transformation na pwede natin ipakita sa kanila. Yung tipong pagkausap ka na, may substance ka na kausap. Pagkausap ka na, grabe naman yung mindset mo. Ibang level ka na mag-isip. Yeah? Pagkausap ka na, grabe, mukha ka ng negosyante. Pagkausap ka na, pag naglakad ka, pananamit ka, hindi na ikaw yung dating ikaw. Pero ikaw pa rin yun. Nagkataon na nag-iiba ka na ng pananamit. Yeah? Nag-iiba ka na ng pananalita. Kasi nga, maturity yung tawag. Yeah? So, focus ka din sa sarili mo. And syempre, yung pinaka-goal natin dito is mapakita sa kanila na in time, sa tiyaga ko, sa sipag ko, at sa dedication ko sa business na to, magbabago buhay ko din. Hindi lang yung personality ko. Or hindi lang yung pagkatao ko, but my life, my finances, and my status in life changes because of this opportunity. And huwag ka mahiya na ipakita yun. Yung iba kasi, amin, sayo kong ipakita yan, baka ulitin ko, kahit anong ilagay mo dyan, may mayayabangan sa akin. Pero ang point ko, paano yung negosyo mo? Kung sila uunahin mo bago yung negosyo. Yeah? Example, ito may mga taong napapansin yung transformation ko sa social media. So, ito, boss ko to dati, kahit hindi na kami nag-uusap niya, nagulat ako one day, nag-message sa akin, yes, boy, boss, all in, I are happy with your achievements, congrats, and you deserve it. We can see how hard you've been working for it. God bless you always. Diba, yung mga ganyang bagay na all out of nowhere, nag-message, pero kasi nakikita yung transformation sa mga pinopost ko. Hindi kasi malalaman ng tao na may nagbabago sa'yo if hindi mo ipapakita. Ipakita mo. It's a matter of how you show it and, alam mo, yung i-position mo na maayos na hindi ka nagmumukhang arrogante sa ibang tao. Yeah? So, huwag ka mahiya. Diba? Ipakita mo lahat ng resulta mo dito sa business natin. Ayan. Ito, classmate ko to ng elementary. No? And naging college schoolmate ko din siya.
Pero never kami nagka-chat, no? Ito kasi yung maganda sa attraction marketing na tinuturo ko. Minsan kasi, wala ka talagang makikitang nagla-like or nagko-comment sa post mo. Pero if consistent ka lang kasi na nagpo-post at ginagawa mo tong anim na post na sinabi ko sa inyo or anim na bagay related to posting, unti-unti mo makaka-capture yung market mo. May mga times kasi na yung mga kaibigan mo, hindi yan magla-like. Bakit? Ayaw nilang malaman ng mga kaibigan nyo din na nagla-like sila. Tawag dyan pride. Yeah? Ayaw nilang masabi ng ibang kakilala nila, oh, ayun yung nagla-like-like kasi ano sa post ni Puyo, yun o, next na siya, power. Ayaw nilang ganun ni sila. So instead of liking or commenting, ang gagawin nila is magda-direct message sa'yo privately. Kayo lang nakakaalam na may interest siya sa business mo. Yeah? Kaya ang attraction marketing is not really about the number of people that will like your post. As long as nakikita mo, pag may nag-like dyan, sabihin natin 10 ang nag-like. Pero 1/4 dyan, hindi taga-IM. Ibig sabihin yan, nag-work yung attraction marketing. Pero kung halimbawa, ang pinost mo, may nag-like dyan, 500. 500 likes, taray, 500. Nung chinek mo isa-isa, lahat pala taga-IM. Ang tawag dyan, support. Yeah? Hindi naman kasi yung taga-IM, yung ina-attack mo eh. Ang ina-attack natin, market sa labas na wala sa IM. Diba? So, ang pinaka-target natin dito is magkaroon tayo ng likers na hindi taga-IM, magkaroon tayo ng mga tao na magbe-message natin ng mga hindi taga-IM para masabi natin na nag-work yung attraction marketing. And attraction marketing takes a while kasi you have to build your credibility on your social media. You have to be an expert of what we are doing para mapasok mo yung mindset ng market mo na talagang ikaw yung kailangan nilang kausapin regarding our business at hindi ibang tao. Diba? Ito, nag-inquire sa akin. Alam nyo, ito kumuha to ng gold package sa akin, yung classmate ko na to. Pero again, hindi nagla-like, hindi nagko-comment. Pero nag-avail ng gold package. Diba? This was, I think, 2017 pa. Ito, office mate ko naman nung nagtatrabaho ko sa Cavite. No? So, same din, wala kaming usapan. Hindi kami nagkaroon ng chat or conversation prior to his message. Wala kaming like-like, hindi ako nagko-comment, hindi din siya nagko-comment sa akin. Pero nagugulat na lang ako minsan, no? May mga magme-message kagaya nito. No? Nag-message siya sa akin, "Hi Steph, you are becoming a consistent blessing in this age. God used you greatly like Jabez to be a blessing to others. I am praying that I will also be given the opportunity to be full-time in your business." Nag-inquire, nagustuhan, kinausap ko kasi personal, nag-meet kami, nag-avail to ng silver package. Yung asawa niya, nanalo pa yan sa iPad ni Mentor May, no? And ngayon, gold package na rin siya. So, kumbaga, may mga tao talaga na hindi mo makikita sa mga likers mo. Pero because of the way you post and because na papasok mo yung subconscious mind nila, unti-unti silang nagkakaroon ng interest. And mind you, pag mga ganito kasing tao na na-attract mo talaga through this marketing system na tinuturo ko, hindi mo na kailangan dito i-convince yung mga taong yan. Dito sa dalawa pa lang na pinakita ko sa inyo na nag-pay-in sa akin, hindi ko yan kinonvince. Automatic na yan pagka-message sa akin, after ko in-explain yung business, kung paano mag-start, ano yung mga packages, nag-avail na lang agad. Na, hindi ko na kinonvince. Hindi, wala talaga. Na? Kasi nga, bago pa sila nag-message, kumbinsido sila na maganda yung business ko, na matutulungan ko sila. Kasi nakikita nila sa akin, active ako, may nangyayari sa akin, may mga taong natutulungan ako. Kaya nung time na nag-decide sila, okay na sila agad-agad. Kumbaga sold out na before even messaging me. Eto, office mate na namin ni Jojo, si Perlin, no? Operator namin to dati. Message niya agad sa akin. Again, parehas din sa iba. Walang conversation prior to her message. Walang likes, walang comment, pero nag-message. Sabi niya, "Hey bro, after watching of your post, it came to my mind last week and was pondering it for the whole week and I thought I would give it a try." Yung alin ba? Wala pa kami usapan, di ba? "And see if I can help others. Can you give me a brief information about IM? Eto, I visited the website and glad that it's grounded with the purpose of God." Sino nagsabi sa kanya na nasa IM worldwide? Ako? Wala. Pero because I am posting consistently,
aware siya kung anong ginagawa. Yeah? And because of the curiosity na nabibuild up sa kanya, mas lalo siyang naging eager to do her own research and alamin kung anong business. And nung na-convince na siya sa sarili niyang research, that's the time she messaged me. Pero actually, yung interest niya lang talaga dyan. By the way, what app are you using for your Bible verses? Yeah? Kasi everyday ako nagpo-post ng Bible verses. Eh, diba? So, kumbaga, walang usapan, pero pwede palang mag-pay-in sa'yo. Walang comment, pero pwede mag-pay-in. Automatic kasi ito, nung na-send ko sa kanya yung video, pinanood niya kasi taga Singapore siya, nagustuhan niya agad. Ang sabi niya sa akin, I will transfer money for the 448 package, yung gold package. Kasi ang problema niya, dahil nasa Singapore siya, yung BDO niya can only transfer 10,000 pesos maximum a day before. So, ang ginagawa niya, transfer siya kada araw. 10,000, 10,000, 10,000 hanggang napuo niya yung 44,800. Imagine niyo, hindi na kailangan ng malala at malupitang convincing powers dito. Kasi bago pa lang niya nag-message sa akin, na-convince na. Ito pa oh, yung mga taong nagme-message sa akin. Kasi ito, mga sample to ng mga tao na nag-message sa akin because of my TikTok videos, yung iba dahil sa videos ko sa Facebook, yung iba dahil sa mga post ko, hindi ako nagbo-boosting, hindi rin ako nag-group posting for a couple of months na. Pero marami ako nakikita pa rin na mga naging interesado sa negosyo natin. Kasi pinapakita ko sa lahat ng social media platforms ko eh, Facebook, pinapakita ko anong nangyayari sa atin dito. Diba? Pinapakita ko yung resulta ng negosyo sa akin. So doon sila nakakaroon ng interest. Ngayon, may mga tao nagme-message kagaya nito. Isa sa mga nag-message sa akin dyan, sabi niya, Sir, lagi ako nanonood ng videos niyo. Nakaka-inspire. Hindi ko po mapigilan na i-chat kayo para tunungin paano kumita kagaya ninyo. Gaya ng mga tinuturuan niyo po. So, taga Baguio City siya. Meron siyang bike shop, crypto, Axie Investor, and all. Interesado sa business. Actually, na-zoom ko na siya, kaso yun nga lang, hindi pa rin siya nag-joy. Pero ang point dyan, may pending tayo. Yeah? And, ayan o, eto, isa to sa mga agents ko before sa call center. Never kami nag-usap na for a couple of years back. Kasi nga, syempre, nagkahiwalay na kami ng landas. So, hindi na kami nakakausap, pero we were still Facebook friends. And one day, nag-message siya na siya sa akin. I think this was last year. Nag-message siya sa akin, sabi niya, grabe po, ang yaman mo na talaga. Alam mo yun, di ba yung mga bagay na gusto natin marinig? Pero kasi ito, iwasan nyo din to ah. Kasi may mga times na may mga distributor ako na-encounter na pag may na-encounter sila mga tao na nagme-message sa kanila na sobrang interested, pagka kunwari, ito lang yung message, ang reply nila, ang haba na agad. Yeah? Huwag ka masyadong excited. Chill ka lang. Relax lang. Basta tamang tanong, tamang sagot, huwag mong masyadong ipakita na sobrang excited ka. Nakausapin siya, na-meet siya, na mag-talk kayo and all. Basta sagutin mo lang. Chill lang muna. Yeah? Kasi siya naman yung nag-message. Eh. Ibig sabihin yan, interesado talaga yan. Yeah? Alam mo, after nito, nag-join siya sa akin ng gold package. Siya yung last na nag-join sa akin. Oo, siya yung last na nag-join sa akin ng gold package nung nag-just for you ako. Tapos sa sobrang gusto ko siyang turuan, minute ko siya in person kasi taga Las Piñas na naman siya. Hinatid ko sa kanya yung products niya. Kunento niya sa akin noon daw. Sabi niya, alam mo, in-unfollow na kita. Sabi niya sa akin, alam mo po, in-unfollow na kita kasi mga pinupost mo eh, ganito ganyan. Tapos sabi niya, na-realize niya daw, bakit kita in-unfollow? Ano bang ginawa mo sa akin para i-unfollow kita? Which is totoo naman. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit ako in-unfollow? Pero para sa akin, wala na akong control kung yun yung decision niya. Pero ang nasa isip niya agad, sabi niya, ano yung nainggit ba ako? Kaya kita in-unfollow? Ha? Kaya ang nangyari daw, after nung realization niya na yun, pinalo back niya ako. Yeah. And dun siya nagkamali. Kasi nung nilalo back niya ako, mas lalo siya nabaliw. Diba? Mas lalo siya nagkaroon ng interest sa mga ginagawa natin. Kaya after nun, dun na nagsimula, nag-message siya, nag-join agad ng cold package. No? And eto, very recent lang, kaninang hapon, around 1:54 p.m. Etong tao na ito, matagal ko na itong kausap, I think mga 3 years ago. I remember I was in sa may bandang Alabang ko eh.
na ano ako na basta nasa mall ako tapos may nakita ko mga Mitsubishi agents kasi may pinapakita sila din ng kotse so namimigay sila ng flyers ganito ganyan. So nilapitan ko siya, sabi ko tanong-tanong ako kunwari ganito ganyan. Pero ang gusto ko talaga is makausap siya. So nang kinausap ko na siya, lumapit na siya sa akin, binigyan niya ako ng flyers, kinuha ko yung number niya, tapos kinuha ko yung Facebook niya, in-add ko siya. Tapos doon ako nagsimula mag-chat. Kinakausap ko na siya na siya yung mga tipong tao na gusto ko ipa-join sa business natin, siya yung hinahanap ko ng mga leaders, mga kasisipag and all. Kasi hindi pa rin siya talaga nag-join, di ba? And then earlier, nag-message sa akin, sabi niya, may benta pero wala eh. Nakakapagod lalo ng mga customers. Habang tumatagal, dumadami releases, dumadami concerns sa mga client, and after sales, mabigat din ang stress. Yun yung na-realize niya sa work niya ngayon. Then sabi ko na sa kanya, ang dami ko nakausap sa industry mo, same concern. Anong plan mo, bro? So sabi niya sa akin, sir, paano po ba ang proseso and flow ng pag-in ng income sa work natin na to? Paano ba kikita? Yeah? Tomorrow, imi-meet ko siya. Magmi-meet na kami para ma-present ko sa kanya yung business. Di ba? Pero matagal ko na itong kausap. Pero siya na mismo yung lumalapit, hindi ko na siya na may message, hindi ko siya nakakausap na. Kasi nga, wala lang. Pero dahil nga consistent ako nagpo-post at consistent kong pinapakita yung mga resulta ko, pagta-transform ng course sa through this business, siya na mismo yung lumapit. Di ba? Siya na mismo yung nagtanong. Ganyan yung power ng attraction marketing. You don't have to convince people just for them to join our business. Kasi kung consistent mo ginagawa yung business, nagninegosyo ka, nagkakaroon ka ng resulta, at napapakita ko mo yung buhay na pwede mangyari sa kanila, sure din ako, di ba? Na darating yung panahon na yung mga tao nakatingin sa atin is mag-i-inquire at magugustuhan yan. Again, yung tinuturo ko, this is just something na madadagdag lang. Hindi ko to sinasabi at tinuturo na ito na lang yung gawin mo. Ibig sabihin, kung nagpa-flyering ka, gawin mo pa rin. Kung nag-3-feet rule ka, gawin mo pa rin. Kung nagbo-boosting ka, gawin mo pa rin. Kung nag-group posting ka, gawin mo pa rin. Idagdag mo lang to. And be consistent with all of those things ginagawa mo. Kasi it's a matter of consistency. When you're doing attraction marketing, always be genuine, be consistent, and be creative. When I say creative, you don't have to think so much. Para lang sa mga post, para lang sa mga caption. Kung anong nasa isip mo, sabihin mo. Again, being real is more attractive than trying to be someone that you are not. Trust the process, do not rush the process. Da? Normally kasi, makikita mo to, but ganun mens, ginawa ko yung attraction marketing pero parang wala namang may nag-inquire. Ituloy mo lang. Hanggang sa ituloy mo lang. Hanggang sa ituloy-tuloy mo pa. Magugulat ka sa consistent na pagpo-post mo at consistent na paggawa mo ng tinuturo ko, magugulat ka, may mga tao na lang mag-message sa'yo. Also, idagdag mo din. No? Kasi ang profile mo or wall mo, yan yung parang pinaka-resume mo. Eh. So, syempre, dapat maganda, hindi mo kang labo-labo, hindi mo kang magulo. Diba? Pero, kung gusto mo mang spam, dun ka sa stories mo. Magdagdag ka dun sa my day mo, ilagay mo yung kada oras mo na cheque, ilagay mo yung mga testimonies about our products dun sa mga my day mo, ilagay mo lahat ng mga results sa mga mentors natin sa my day mo, araw-arawin mo yun. Ilagay mo yung mga ginagawa mo lagi, mag-video ka ng everyday life mo, mag-video ka ng mga nangyayari sa'yo, mag-video ka ng mga ano, dyan mo ilagay sa my day mo. Huwag lagi sa wall mo. Ha? Kasi minsan nakakaumay din. Kaya nga, pansin nyo, I don't know kung sino nagpa-follow sa akin, hindi ako masyadong nagsiselfie. Pero pag minsan, kunwari, may pinost ako na, kasi nakakaumay din yung mukha ko minsan. Ako nga mismo na umay sa mukha ko. Ano pa kayo yung market ko? So, ang ginagawa kasi, kunwari, if I need to post something na gusto ko malaman ng tao na nandyan ako sa picture, I will use something na lagi kong ginagamit. Like, kunwari, yung LV bag ko, or yung balman ko na bag, or yung balma ko na bag, or yung mga relo ko, or yung mga susi. Kasi ako lang naman, ako yung laging may ganun. Pagka nakita mo yung sa picture ko, alam mo na nandyan ako, kasi hindi naman yan darating dyan sa picture na yun. Wala ako. Diba? Pero kumpara mo naman na bumili ako ng Barbie, selfie, bumili, nagpa-ship ako selfie, nagpa-GNT ko selfie, nagpalalamuto ko selfie, nakakaumay kasi yun.
So kaysa sa ganun gawin ko, habang naghihintay sa lala mo, pag tumating yung lala mo, selfie mo or picture mo yung lala mo, nakikita yung relo mo. Alam ng tao na ikaw yan. Naalala ko nga, sabi ng isang distributor natin, alam mo, pati yung koko ni Mentor Poy, kilala ko na. So kumbaga, at least meron nakikita na something sa picture na alam na nandun ka. It's not always your face na kailangan na nandun. Diba? And of course, ito yung pinaka-focus natin, no, to make people curious about what you're doing. So kung ikaw magpo-post ka, isipin mo lagi, na-curious ba yung tao dahil sa pinost ko? Diba? Ganun yung lagi mong isipin. Kasi yun yung pinaka-goal nitong attraction marketing. We want to attract people na mag-isip sila, ano bang ginagawa nila? Ba't ganyan yung buhay nila? Ano yung nakakapagpapayat? Ano yung nakakapagpabago sa katawan nila? Ano yung nakakatulong sa cancer? Ano yung sinabi niya? Ano yung mga ganyan? Pagka yun kasi yung nakukuha natin lagi, then you are attracting people. Now, make them curious. And always remember that we are doing this business and doing this strategy not to boast, but to inspire other people. Yeah? Always put that in mind. And if you feel like every time you're posting something and you are inspired with what you're posting, then you're doing something good. Pero if it's not inspiration yung nakukuha mo, then try to edit, ayusin mo, iisipin mo pa kung what's the better way of saying these things or what's the better way of posting something like this. Basta, i-focus mo makapagpa-curious at makapag-inspire ng maraming tao. Kasi sa totoo lang itong strategy at attraction marketing na ginagawa ko, it's been years na tuloy-tuloy ko siyang ginagawa. And it's been working until now. Na kahit hindi ako nagpo-post, kahit hindi ako nag-group posting, may mga tao pa rin nag-inquire sa akin. Pero again, ang sabi ko nga, dagdag lang to. Kailangan mo pa rin gawin yung pag-boost, pag-group posting, pagpa-flyering, pamimigay ng magti-3-feet rule ka, mag-IM5 ka, gawin mo pa rin yun lagi. Idagdag mo lang to. Yeah? So I hope no, marami kayo nakuha. And of course, alam ko na excited kayo. Excited kayo sa ating Car Achiever kasi meron tayong Car Achiever tonight, no? And balita ko yung Car Achiever na to, isang malupet. Sino excited na malaman kung sino yung Car Achiever natin, di ba? Etong kotse niya, kung makikita mo, it's just a regular car sa ngayon. Pero most of the time kasi, pag may nagsisimula na maglabas ng kotse nila, first car nila, yun kasi yung lalaspagin natin yung first car. Hanggang sa dumami yung members mo, lumaki yung grupo mo, dumami yung income mo. And then, sunod na yan, sports car, sunod na yan, supercar, di ba? Everything starts with your first car. And excited ako na ipakilala sa inyo, no? Yung inuunahan ko na yun, no? Excited ako na ipakilala sa inyo yung Car Achiever natin for today's training. I hope everybody... Yun po nagtatapos ang ating important training tonight. Ayan, from attraction marketing from mentor Stephen John Jardeleza. Ayan, mga mens. Gising pa ba? O, hindi pa. Yan, grabe, no? Ito pala yung aking, amazing morning sa ating lahat. No, 22 tayo. Ganda lang si Kami at saka yung learning sa mentor Poy. Tama din yung sinabi ni mentor, natatandaan ko. Grounded na naman yung, grounded na naman yung mic mo, Mentor Ange. Ayan. So, naalala ko lang yung sinabi ni Mentor Ivy. Ano sinabi ni Mentor Ivy? Kailan nga ba? Ano ba yun? Kailan ba sinabi? Hindi kasi kanina. Kanina ko lang napanood yung, Thursday last week yata. Tungkol dun sa, natin?
doon sa nagbaba si Mentor ID ng pagtutulungan or pag-ano, na nakaka-proud yung tipong yung sa Stallions natin, top 32 tayo sa buong ano, dun sa buong ano. And to think na, alam mo yun, kasi yung ibang team is nag-a-ads, which is, ano, yun nga yung nakakapagpalakas. Samantalang tayo, organic po yung ginagawa natin. So sa tingin ko, yun, magka, ano to, magkaruntong. Kaya medyo natuwa ako kasi parang, alam mo yun, yung sa pagmamarket din talaga, yun yung sinasabi doon ni, ano, ni Mentor Ivy doon sa, ano natin, last, sa Gideon's, sa Tuesday, yun, Tuesday yun, na, alam mo yun, organic yung ginagawa natin, yung pagpo-posting lang. Yun, kumbaga, partida. Yun, partida sa atin eh, dito sa Stallions. Yun lang yung ginagawa natin. Pero may nakuha, may napapapain tayo, may napapuha, may naana tayo ng barley. Hindi pa tayo pupunta po dun sa ibang, sa isa, one level high, sabi nga nila. No? What if na, kung napupunta na tayo doon? So, kailangan nga lang natin mag-level up. So, ganun, Mentor. And tapos yung sinabi ni Mentor Poy, isa pa, no? Since nandito na nga tayo, mga mentors, lalo-lalo na doon sa pag... Siyempre, nabibusiness tayo, I'm world, but iwasan din natin yung pagiging mega. Kasi yun nga eh, kasi ganito, Mentor, kasi empleyado nga ako ng Mentor and sumaan ako lang. Pag nag-apply ka, kahit mga OFW natin mga kasama dito, OFW ka, or namamasukan ka, or bago ka, or nag-a-apply ka ng trabaho, you will send an resume, mag-a-apply ka. Diba? So, para mag-apply ka, para ka matanggap, so titingnan ng mga ano yun ng tao, ng HR yan, kung ano yung resume mo, ano ka, or sino ka. So, dun sa pagpo-post natin, alam mo yun, just put yourself into the shoes on dun sa taong nanonood or nakakita ng post mo. Na ano ba sila? Beh, kaya na. Hello. Yon. Bigla akong nawala kanina. Yon. Unstable eh. So, ano yun? Yung parang ano ba? Yung tipong nakaka-attract ka ba? Nakaka-influence ka ba? Nakaka-curious ka ba? Doon sa pagpo-post mo, hindi lang para masabing na nakapag-post ka. Parang ganun, kasi pa, tapos dadagdagan po yung negativity. Parang ganun kasi. So, it's more like talagang para kumakaano ng attack ng mga tao. O para makita nila or makurious sila sa'yo. Yun, nakita nga, sabi nga ni Mentor Poy. Ano eh, kailangan talagang positive ka. Kung negative ka, ganyan-ganyan. Kasi tawag niyan, kung matatandaan yung mga mentors din isa pa no, ibigyan ko lang kayo ng ano, bigyan ko lang din ng example para relation. Kung natatandaan niyo yung bago mag election, oh wala akong pinapaanuhan na yung pink at saka pula. Oh, 'di ba? Kung nagpo-post ka noon na pink ka, oh kalaban mo yung pula. Oh, may sasabihin ka sa ganito, may sasabi tapos kung pula ka, may sasabihin ka sa pink. 'Di ba? Sino maa-attract mo? So, ganun. Na, ano siya eh, hindi siya healthy or hindi siya magiging magandang imahe para sa'yo. Ano ganun? Sino magtitiwala sa'yo or ganun? Diba? Mentor Ansh. Ikaw ba Mentor Ansh? Ano bang masasabi mo? Okay naman. Hindi na grounded, man. Okay. Siguro sa saksakan na to, hindi na sa ano ko sa headset. Oo, yan. Pero yan, okay na. Ayun, medyo na ano ko yung ano natin ngayon. Kasi nga, sabi niya, kailangan yung FB account niya. Ayun, so, wala na. Hindi ka na malinig. Bakit? Yan, mahita. Yan, wala na. Ano ba yan? Grounded. Kakainis naman to sa ito. Yan, okay yan. Humihingi na naman ng kapalit. Message ka sa akin. Message ka sa akin, tapos papakita ko sa iyo.
Kasi itong, ano tawag dito, ito naman. Oh, message ka sa akin, tapos pa rin pakita mo sa internal. Pinagamit ko para maganda yung ano, audio. Mamaya, katapos. Sige, go. Yung isa doon sa inano ni mentor ko, yung FB account nga natin, di ba? So, kailangan ayusin siya, lalo na yung, una-una yung sa profile pic, ayan. Kailangan yung kitang-kita nga yung mukha, ganyan. Tapos, kung kinakailangan mag-delete ng pictures na unnecessary na post, kailangan i- or pwede ma-i-hide na lang. Yun. Siguro, yun. Isa yun sana, ano ko, na, kasi yun yung unang-unang bumabalandra, di ba, kapag ka... Oh, wow, bumabalandra. Tagalog na Tagalog eh. Or pwede din kasi mentor, mentor Ange. Talagang ano ka, pwede naman tayong gumawa ng another account. Yung para sa business mo or yung para lang sa'yo talaga. Personal. Oo, yung para sa'yo lang talaga. Kasi hindi yung ano talaga eh, meron kang business para sa account. Yung grounded talaga yung ano. Grounded talaga. Ang galing ito nga. Pwede kang gumawa ng sarili, pangalawang account or pangatlo, yun, para pang business mo lang. Kasi yun, parang doon pwede kang mag-post. Parang kumbaga doon kang pag-post dun sa business, no holds bar tungkol dun sa business. And tungkol naman sa yung isang mong account, kung tungkol sa love life yan, ay din doon. Yung tiwong ganun. So iba yung pang personal, iba yung pang business. Kasi tawag niyan, iba yung ayan eh, yung audience mo din te, kasi yung ano doon eh. Yung nahahaluan. Oh, yun yung importante kasi doon eh. Kasi syempre, mga mentors kasi ano, kumbaga kasi business mo nga ito eh. Business natin 'to. So parang yung pinaka yung sabihin na lang natin, yung pinaka mindset na nan siguro natin, we're doing this or ginagawa mo ito kung mag-a-adjust ka man kasi para sa business mo. Parang ganun. So doon tayo sa ano, doon sa mindset na or iba yung business, iba yung personal. So kung business to, o di business ang pag-usapan nyo or business yung pagpo-post mo, ganun, Mentor Ange. Okay na. Yan, okay na, Mentor Ange. Yan. Tinanggal ko na yung headset ko. O yan, okay na yan. Okay yan. O go. Medyo nilapit ko lang kasi parang hindi ko na masyadong marinig na bibingi na yan. Okay. Yan, okay na. Sige, go. Ayan, so ganun. Kailangan kong gumawa ng another account. Oo. Tinamaan ako dun ah. Saan dun yung love life? Ay, sa ano? Yung dalawang ano ba? So, makakagawa ako ng ano? Pang business account. Oo. Kasi sometimes, baka kasi malito in a sense mentor Ange. Yung sa akin lang malito. Okay lang din siguro kung ano, kung kaya mo namang i-ano yun. Kung kaya mong i- Sabi nga nila pag nagsasalita ka, pwede mo siyang ipasok doon sa business. Parang ganoon. Mm-hmm. Parang yung pinapakita mo doon sa business at saka yun ano, para magkano. Pero kung talagang different ka talaga sa different ka sa totoong buhay at saka sa business, yun yung ano niyan. Mm-hmm. So, ano na ba yung mas loud and clear na ko? Yan. Sa sobrang pati may sa sobrang ganda at sa sobrang lakas pati yung motor na dumaan naririnig, Mentor. Dinig na dinig. Oo. So I think with that mentor ID. Oh. Yan. Hello po. Yan, di na ako mag-come. So, medyo magulo lang dito sa likod ko. Medyo nagja-general cleaning kasi kami halos araw-araw. So, next week kasi kami na lang dito sa bahay. Oh. Wala na kaming helper, kaya nagja-general cleaning kami everyday. So, medyo magulo lang. Wait lang. Before ko iwanan, siguro meron lang akong idagdag din yun. Na isang ano lang, isang tip lang para masulit na din yung araw na to or yung learnings na yon. So, bigyan ko lang kayo ng idea, no? Especially sa my day. Lakas ng my day eh. Wait lang. Check ko lang yung ano, yung archive ko.
Meron kasi ako dito yung in-archive ang lakas. Hmm. Isa pa mentor, ano? Mentor, sabi ito. Mentor Ivy, sorry, nawawala kasi ako. Isa din daw malakas din ngayon bukod doon sa My Day, yung TikTok. Ah, yes. Tama po. Mas malakas daw siya ngayon sa Shopee tsaka sa Lazada. Malakas talaga ang TikTok, pero make sure master mo na yung Facebook bago ka magti-TikTok kasi baka hindi mo makonsistent. Parang kami ni Mentor Yov, hindi pa ako talaga naglalagay sa TikTok kasi syempre sa oras din. Kumbaga kapag marami kang oras, as much as possible, kahit once a week, pwede kang maglagay sa TikTok. Ganun. Kailangan mo dun talaga yung parang meron kang ano eh, may talent ka talaga katulad kay Ment Anche, no? Hindi naman, Ment. Ang pwede siguro sa'yo, Mentor Dave, kung halimbawa parang mga motivational na parang realization lang sa buhay, pwede ka mag-share ng ganun. Tapos pwede rin, yung parang ano, bigyan ka ng ano, ng idea. Di ba minsan nag-ano ka na, ang tawag dyan, nag-gym? Pwede ka kasing magpahawak doon ng camera mo, pa-video ka ng konti, kahit mga ilang clips. Tapos pwede mong i-voice over. O kaya pwede kang magsalita ng something motivational or realization na pwede mong i-ano sa pag-gym at dual meaning na pwede rin sa buhay. Parang ganon. Ayun yung pwede mong ilagay doon sa TikTok. Kasi more on ano ang TikTok talaga. Ayun talaga more on video, attraction marketing. Oo, tsaka video. Saka video. Video kasi. Yun yung inaano ko doon eh. Kasi parang at least sa Facebook, di ba, post lang. Parang still ano siya. Pero kasi pag ano, di ba, parang pag-tok-tok. Eh, yung sinasabi ko, kailangan mo talaga ng meron kang, halimbawa, kakanta si Mentor Ange or mag-ano, sasayaw, etc. More on branding na yun. Oh. Mentor, ano, on TikTok. More on branding. Dapat talaga alaga. Medyo ano kasi yung branding eh. Medyo malalim, no? Isang topic yan. Isang ano ang branding. Medyo technical na din. Baka mahirapan yun. Oo, yun pa. Oo. So, anyway, ito kanina yung bigyan ko lang kayo ng tips sa pag-story, no? Ang pag-story kasi hindi siya basta. Wait lang, Lexi. Lexi, hinahan mo lang, baby. Medyo malakas eh. Ayan. Ayan din. Lexi. So, okay. Tapos pag may ganyan ka pang poging kasama. Ayan. Sample, ito yung ano, no? Ang tawag kasi dito, mga mens, makinig kayo. Hindi ito putyo-putyo na nakukuha ko to sa mga natututunan kong mga inaatinan ng mga seminar. So, sa pag-story, yung unang picture, you don't hear it. Hindi ka kasali dito. Hindi ka kasali. Sige na. Mamaya mo na i-hear. Diba? Ganyan. Kapag live. Oh. So, yan. Game. So, yung unang picture, mga mentors. Ito, critical yung unang picture. Ang dami talaga action dito sa bahay namin, no? Intense eh, no? So anyway, no, yung again. Natatawa tuloy ako. Yung story natin, mga mens, yung unang photo, ito ah, lagi nang tatandaan, 'di ba nagka-cut 'yan? Yan, yung unang photo mo for the day, make sure ang tawag kasi diyan clickbait. Clickbait, dapat ayan yung pinaka-attractive sa lahat. Wag yan kung ano-ano lang na kinapi-paste mo, kinuha mo kung saan, wag. Wag na wag. Kasi mapapansin mo, pag inaaral mo siya, mapapansin mo konti lang yung viewers, ganyan. Kasi ano eh, kinapi-paste mo lang. So usually, dapat ang unang photo na nilalagay mo, picture mo, o kaya something attractive like pagkain, ganon. So ayun yung una mong ilalagay dyan. So, syempre, yan yung gusto makita ng viewers namin. Kasi, syempre, branding namin, couple kami. So, ayan yung nasa unahan.
ganyan ang una ko. Yan ang una, o ayan, para makita niyo po, di ba, 147 viewers. Oh. Ang kulit talaga nito. Tapos yung next, ang tawag dyan, clickbait. Ito yung bait. Yung unang photo sa story, dapat bait. Kumbaga, sobrang attractive. Doon mo talaga ilalagay yung selfie mo or something na sa tingin mong kung ano yung gustong makita ng viewers sa iyo. Yun, ayan yung ilagay mo dyan. O kaya TikTok, sabi nga ni mentor, ano, pwede ka rin maglagay dyan ng TikTok na nakakatawa, na meron ka lang dinadab, ayan yung ilagay mo sa una. Tapos yung second, or yung mga nasa gitna, pwede na yan marami. Pwedeng tatlo or lima yung nasa gitna. More on, ano na yung business mo? Yan na yun. Yan na yung, tingnan mo, medyo hindi nagkakalayo yung viewers kasi nga magkadugtong sila. So, nakuha ko na yung viewers dito. Siyempre, pupunta na sila dito sa second photo. No? Mako-curious na sila ano yung kasunod. So, ayun yung business. Ito yung pinaka-message. Ang tawag daw kasi dyan sa pangalawa is message. No? Kung ano yung gusto mong iparating. Kung product ba yan, testimony, nag-deliver ka, nagpadala ka ng product, kumuha ka ng kung ano, na meron kang commission, something like that, no? Ayan yung nasa gitna. Tapos mga benefits ng products, ayun, yan yung pwede mong ilagay dyan. And then, yung huli, ayan, ito yung nilagay ko, tignan nyo, hindi masyadong bumababa, di ba? Halos magkakadikit lang yan, yung mga viewers. Kasi nga may science eh. Hindi ako basta naglalagay lang ng story. So yung dulo, ang tawag po sa dulo is call to action. Call to action, dapat, halimbawa, naglagay ka na ng mga product, naglagay ka ng barley. Ang halimbawa, ang story mo, it's all about barley. Or it's all about opportunity. Dapat meron silang call to action sa dulo. Anong gagawin na nila kung nakita nila yung barley? Ano ba yun? Pinapakita mo lang. Ayun yung ano ba yon? Wala lang ba? Anong gagawin nila sa barley? Anong gagawin nila sa garcinia? Anong gagawin nila dun sa testimony na pinakita mo? So yung dulo, dapat merong call to action. Pwedeng ilagay mo yung page mo, pwede ring ganyan, pwedeng PM. Ito ba iiwi? Naririnig pa? Okay. Ayun. So, sa'yo ba yung mentor din? So, yung dulo, ayan yon. Yung, ayan, for example, itong sa dulo ko, PM us for those interested, how to earn from home. Kasi nga, magkakasuhato yan. Tapos ito, sample natin. Ito, ang lakas nga na ito, yung family photo namin, 473 viewers. Umabot kami ng ganito. So, ayan yung gusto nila palang makita ng mga viewers ko, more on family. So, siguro magpo-post ako sa mga susunod na mga family. Kasi ayun yung napapansin kong gusto nilang makita eh. Tapos kung mapapansin nyo, naglalagay na rin ako ng mga business namin. Kasi nga, ang attraction marketing namin or yung tinatarget namin, negosyante. Para pinapakita namin dito na meron kaming negosyo at nagagawa rin namin yung business namin with I Am Worldwide. Hindi po yan para i-attract kayo na nag-IM kayo, magnegosyo kayo ha. Hindi po yan. Hindi po ganoon, no? Ang goal kasi namin, ang ina-attract namin dito, 'di ba sabi nga ni mentor ano kanina, and naturo ko na naman before, kailangan talaga alam mo kung sino yung market mo, mag-focus ka muna sa isang market. So, kami mga negosyante yung pinaka-market namin. So, yan po. Ayan yung mga maituturo. Ito, mga ganito, oh, lakas din ng mga video-video. Ito, for example, oh, bigyan ko kayo ng idea. Itong kay, ano, lakas din ito, naka 100 plus din ako dito. Yung, si, minsan may mga nagsasalita sa mga guesting natin, sa Gideon's Day, sa Stallions Day, sa mga IBP, i-video mo yon. Pag maganda yung sinasabi nila, ikat mo yung testimony. Halimbawa, parang mga, usually dapat 15 seconds lang. Maganda yung testimony niya, although isang minuto yon,
ikat mo yung pinaka maganda niyang sinabi, 15 seconds, tapos ilagay mo dito sa story. Tapos lagyan mo lang ng isang caption na ganyan. Halimbawa, ito, isang gold seller sa Japan na part ng aming Project Ascenso community, kumita ng 1.1 million plus in 1 year part-time. Ganun lang. Ganun yung mga pwede mong ilagay. So, ganyan yung story, mga mentors, ha? Hindi siya basta lang malagay. Basta lang malagay. So, wait lang. Meron pa ba dito? Ito nga, oh, maabot pa pala ng 200 to. So, ayan. Ganyan siya. Malakas. Ay, ito. Yung nag-selfie kami, ito yung bait ko. O, tignan mo to. Ito pa yung isa. Example, ha. Ito yung pinaka-bait yung... Ay, nagkabaliktad na. Ay, dinulo ko pala to. O, ito yung... Ito, 267 to. Tapos yung kasunod niya kasi... Yan, selfie namin. Siyempre, yan yung kami yan. Kaya nga dapat palaging may mukha ka. Hindi rin palaging Barley yung nasa... Minsan kasi napapansin ko yung wall nyo nagiging ano na ata, online store ba yan? O kaya tindahan? Huwag nyo naman gawing tindahan. Huwag puro Barley yung nakalagay. Dapat ikaw. Ikaw more specially. Dapat nakikita yung mukha mo kahit kamay mo or something na activity mo. Ito yung nakaraan. Tapos yan, nagpa-deliver. Tapos... Hindi lang nakikita kasi. Tapos, ayan, anong meron sa'yo ay, ganyan. Pinagkakat-kat lang. Tapos, eto, kumain. Kung ano lang yung nangyari sa araw, nagbibigay lang ng kwento. So, ganyan siya, mga mentors, yung pag-story mo. Dagdag ko lang din. So, tapos tama si Mentor Dave, no? Kung mapapansin nyo, more on organic tayo talaga. Kasi gusto ko, kasi maano nyo muna yung organic eh. Kami rin naman, di pa rin naman talaga kami nag-a-ads until now. Di kami nag-a-ads ni Mentor Yovi. Kasi iba pa rin yung organic. At kapag nakapagpasali ka kasi nang galing sa organic, mas malalim. Mas malalim yung connect. Mas malalim yung connect. Kasi talagang, ano yun eh, binild talaga. Build yung relationship. Kaya mas madali ikip. Mas madali ikip. Then yung pag-level up naman natin regarding dyan sa online, dadating din tayo dyan. Dadating din tayo. So, dito muna tayo sa organic kasi parang di pa namamaster ng iba eh. Kailangan na kasi matutunan muna natin. Kasi mas mahalaga yan. Pag natutunan na kasi natin yung basic, yung pag nag-level up tayo, mas madadalian tayo. So, ganun po yung ano, yung discarte. Eh. So, ayun lang mga mens, I hope may natutunan kayo doon. Yung nadagdag ko ulitin ko lang. Yung una, clickbait, yung pangalawa, yung message mo or kung ano talaga yung business or opportunity. Kung business 'yan, business, opportunity or yung product. Pag product lang, product alone. Yung nasa ano para may uniformity. Kapag product yung gusto mong ilagay sa story mo, puro more on sa product. Pag opportunity. Huwag halo-halo para hindi magulo yung gusto mong message. Tapos sa dulo, ayun, call to action. Nalagay mo na DM us or PM o kaya get this at, halimbawa, pag ako product, get this at organic healthy options kasi ayun yung pitch ko. Ganon. So, more on ganon yung gagawin natin. So, ayun yung ano, yung tip lang sa story. And yung naturo naman ni Mentor Poy, I hope may natutunan tayo doon. No? At mag-level up tayo. No? Ang isa doon sa pinaka maganda na tip doon, na baka hindi natin napapakita, yung transformation. Kasi ang mga tao, gusto nila ng transformation. Ipakita mo sa Facebook mo na mayroong magbago sa iyo. Hindi kailangan pera. Kailangan nakikita nila nagbago yung thinking mo, nagbago yung kung ano ka na ngayon, 'di ba? Hindi kailangan pera, kailangan may makita lang silang transformation sa iyo. Kasi the more na parang wala silang nakikita, hindi mo sila ma-attract.
Ganun lang naman po eh. Ganun ang tao sa labas eh. Kapag nakikita nila kung ano yung dating ikaw, ganun ka pa rin mag-post, ganun pa rin yung mga nasa wall mo, hindi mo sila ma-attract. Kailangan may makita silang bago sa'yo. Ayun ang tao. Doon na-attract ang tao. Results or mindset na bago, ayun yung ipakita mo sa wall mo. So, ayun lang. Pasensya na, na-cancel yung... na-cancel kasi may special guest talaga tayo ngayon. Medyo na-cancel dahil meron siyang important na meeting. Pero bawi naman siya. Nereschedule ko siya ng ibang pagkakataon. Pero next week, huwag kayong mawawala, ililik ko na. Ang guest natin next week, ano, Diamond. Diamond. Friday po ba o Thursday po? Friday tayo next week, mga mens, no? Si, wait lang ha. Baka magkamali ako. Ang ano natin next week ay si, wait ko lang. Mentor Ivy. Opo, opo. Since nandiyan na ka lang din naman, dito na rin naman tayo, baka merong questions din yung mga iba nating mentors. Ay, sige, baka magtanong. Baka kasi, alam niyo yun, mas maganda yung naintindihan. At saka baka merong kayong question in mind, mga mentors. Kasi, yun, baka kasi hanggang ngayon, mga mentors, hindi po kasi basta, alam mo, mag-post ka lang or something. Baka hindi kayo hindi niyo maintindihan. Or kasi baka dumating yung time na ano, means nagpo-post naman ako, bakit walang ano? Alam mo 'yun? Nagpo-post naman ako, bakit wala akong ma-attract? Pwede po kayong ano po 'yun, parang ganoon mga mentors. Baka kasi hindi nyo ano, may tanong kayo or something na ganoon. O pwede nating ayun, pwede namin pwede. Pwede i-address din ni Mentor Ivy. So, pwede nating. Oh. And there's no such thing as pangit na tanong. Sige mga mentors, 3 questions lang po. Dito na rin naman tayo. Kung gagawin lang din naman natin, 'di ba? Ganun mga mentors eh, kasi pinagalaanan din natin ng oras 'to. 'Di ba? Yung business pinagalaanan natin ng oras, pagod, etc. So, better yet, we do it in the right way, yung tama, para syempre, di ba, gawin din natin yung ano, para sa business din talaga. Kasi mamaya, di ba, post tayo ng post. Ay, hindi ko alam paano po talaga mag-post or something ganyan. O, pwedeng magtanong. Hindi man masama. O, wag lang mat talaga. O, yun na mga mentors, pwedeng magtanong. Yan, sige, go. Habang nag-iisip sila, yon next week, ang guest natin, walang iba kundi ang ating Diamond Mentor, Jean Mantala. Jean Mantala. Oo. Oo. Di ba? Kung si Mentor Ro anong nakaraan, eh ito yung pinaka-grand upline nila. No? Ng Unstoppable. Ito na talaga Mentor Dave yung Unstoppable. Nung nakaraan sabi mo Unstoppable, nakalimutan yung Lions. Oo, Lions. Unstoppable. Sabi na tama rin naman kayo pa. Inito ko naman ni Lion ko naman. Ayan mga mentors, questions po. 3 questions. Anong na kayo mga mens? Huwag kayong mahiya. Tapos baka yung iba natatakot na mag-post dahil sa mga tinuro ngayon. Huwag kayong matatakot pa rin. Sabi nga ni Mentor po, hindi kailangan sobrang pag-isipan yung pag-post. Basta kung ano lang nasa puso mo at the moment, kailangan lang authentic din. Kailangan ikaw. Kasi mamaya yung iba, nagka-copy-paste, English, eh hindi ka naman nag-i-English. Alam mo yun? Alam na mga kaibigan mo, hindi ka naman pala English. Tapos yung post mo, ba't may English to? Tapos minsan parang pabagets yung pagsasalita. Eh hindi ka naman bagets, di ba? Kumbaga, dapat ilalapat mo. Kung halimbawa, mangongopya ka na lang din ng ibang mentors na mga post nila, ilapat mo rin sa'yo. Pwede mong kopyahin yung photo, pero yung caption, pwede siguro baguhin mo. Ganyan, kahit one-liner, two-liner, okay na yon. Hindi naman kailangan mahaba eh. Speaking of mentor Ivy din doon sa pagpo-post, di ba, tama ba ako yung saan nyo po, ito lang, recently lang mga mentors, yung copy-paste. Sinong hindi na makapag-post? Yung hindi makapag-open ng FB dahil na-restrict yung nila.
Oh, may ganun talaga kasi mga mentors. Yung ano, mentor, I mean, doon sa... Yung ano mo, account mo? Amazing White. Ah, Amazing White. Oh. Di ba yung iba natin, Mentor Melissa, Mentor Myra yata, yung hindi, Mentor AJ. Hmm. Hindi na pabuksan din yung FB nila. Recently lang, ito lang po. Dahil may restriction silang ano, dun sa community. Yun. Baka na sobrahan na kayo mag-post ng luta. or ano po, meron kayong ano, mga keywords po doon na ano. Oo, wag kayong mag-copy-paste ng mga... Tignan nyo, usually yan, ano ba yung mga words sa mga ganyan, sa mga supplements? Miracle, ganun. Ayun, miracle. Diyan na dali si Mentor Dave sa miracle. Lalo na dyan sa miracle na green box na yun, yung pamukit. Maniwala kayo sa akin. Diyan na ban yung ako. Hindi, kung gusto nyong maano yan, meron kasi yung ano, Facebook policy, basahin nyo. Oo, yun o. Basahin nyo yung Facebook. Mismo po, yung post ni Press, kinapi ko lang. Oh, copy-paste oh, kayo eh. Hindi na ngayon tuloy. Mga ganun mga mentors, kasi pwede nyo naman din lagyan ng kung sino kayo talaga, parang ganun, para ma-attack nyo yung mga audience nyo. Metro Arbs, meron ka bang tanong? Nag-task ka ng kamay eh. Ayaw nga, naka-raisen dyan. Yes, Metro Arbs. Metro Arbs. Hindi ko alam kung may tanong si Mentor Arbs. May tanong ka mga Metro Arbs. Naka-raise ka ng hand. Pogi ni Mentor Ops eh. Iba yung ano eh, no? Pero naiyak ako dun sa... Ayun, ayun. Ayun, yan. Go. Oo. Ay, ano, may... Ay, teka lang. Ay, saglit. Balik ako nandito na yung bumili ng barley. saglit. Oo. Naiyak na. Mamaya ako na lang yung ano, men. Saglit lang. Oo, naiyak. Mamaya na ako magtanong. Oo, sige. Naiyak nga ako dun sa ano ni Mentor Rani eh. Sa my day ni Mentor Abs eh, yung ano na, mamimiss niya daw yung ano. Mayroon kasi din yun mga mentor. Ewan ba? Kaya ayoko din talaga mag-OFW. Sorry, kaya yung mga... Ganda yun, Mentor Abs. Yung mga nag-OFW, talagang saludo ko sa inyo. Sana all na lang talaga. Yung talagang, ano, hindi ako talaga, ayoko din talaga din. Maganda mag-post-post kanyan, Mentor Abs, yung mga pain ng OFW. Kasi makaka-relate sila sa iyo. Tapos lagyan mo ng ano, ng background. Ay, basta. Ayoko nga lang. Guys. Oh, mga mentors, question po. Kung meron kayong question. Mentor Crystal yata meron. Ano, Mentor Christine Rosal? Go. May question po. May question ka? Ayan, dinig na po. Opo. Biglang nawala yung tatanong ko eh. Mentor Dave kasi. Ayan, amazing morning po. Sige. Mga mens, ano lang po ang tanong? Nawala yung tanong. Kasi actually, ginagawa naman po yung ano na. Kaya lang minsan kasi, parang nauubusan ng ipopost, lalo na yung sa my day. No? So parang... Ayun, pag personal kasi yung ipopost moments, no, nauubusan ako dun eh. Pero pagdating sa products, ang dami. So parang nagiging ganun lagi yung na-ipopost natin. So siguro po more on activity para meron tayong ano, more on activity para laging nandun tayo. No, laging tayo yung, meron tayong laging na-ipopost. Doon, lalo na doon sinasabi ni Mint ID na ano, na bake natin yung unang picture. Ano, ano yung tanong? Naubusan ano po? Sinagot niya na. Naubusan. Hindi tanong yun, sagot ka lang. Mentor, ano, mentor Christina. Kasi yun o, nakuha ko din kay Mentor Poy lang kanina. Pwede naman kasi kahit ano i-ano mo, i-post mo. Pero parang ano, alam mo yun, keep it simple. Keep it simple lang. Hindi mo kailangan mahaba na nagkwento ka na. Parang ganun lang. Parang keep it simple. Parang ganun. Yun yung kanina nakuha ko lang din. Keep it simple lang din talaga. Yung hindi mo na kailangan ng ano, pahabaan or something. Ako actually mga mentors, napaka-boring ng buhay ko, promise.
totoo kasi tag niyan, nasa bahay lang ako or trabaho bahay nagaano lang ako eh Trembulacan to ano lang. Kung pagkukwentuhin nyo ako, kung sinasabi mo lang activity mentor kasi na napaka-boring ng buhay ko, promise. Bakit? Kasi trabaho, office, tapos IM. Trabaho, office, tapos IM lang. Ano, saan ako magpapapicture doon? Saan akong gagawin doon? Diba? Pero parang ganun, mga picture na nakaraan, alam mo nun, ginagawa mo naman din yun. Pero, lagyan mo ng konting caption na ano lang, make it simple lang parang ganun. Para lang ma-curious sila. Hindi mo naman kailangan, kunyari, itong araw na ito, ito talaga. Alam mo naman, ginagawa mo na yun yung dati pang ano, yung mga ano. Pero, simple lang talaga. Simple yung mga, yung tipong maku-curious. Ito. At least may makikita lang siya. Tsaka sabi ni mentor po, di ba? Consistent lang. Na may nakikitang nagagawa. Hindi naman nakalagay doon. Hindi mo naman ilalagay ito. Ito yung ginawa ko. Kahapon, ito yung ginawa ko. Hindi naman ganun eh. So makikita lang na may ginagawa ko. Yung picture mo ng isang taon or something na ito may bumili sa'yo or whatever. Ganun. Simple lang din talaga. Yes, iba-ibahin nyo. Lagyan natin ng variation, mga mens. Halimbawa, di ba nagbigay na ako ng sample before? Parang Monday, motivational. O mag-post ka lang ng quote. Okay na yun, may pag-post ka na ngayong araw. Diba? Kung halimbawa wala ka talaga maisip, pag walang maisip, Pinterest. Kuha ka ng quote sa Pinterest. O kaya maghanap ka ng photo mo or photo ng anak mo, Mentor Crystal. Malay mo gusto rin nilang makita yung anak mo kasi nanay ka, diba? So, post mo lang yung photo ng anak mo, lagyan mo lang ng isang caption doon. Sarap talaga makita yung dahilan kung bakit ka humahataw. Mga ganun lang Mentor Crystal lang ano mo kasi nga inattract mo ang mga nanay. 'Di ba? So kailangan mo rin ipakita yung pain ng isang ina. Ano ba yung ano yung interest nila? Magluto, di minsan mag-post, di ba, palagi ka naman nagluluto, di ka naman mauubusan siguro na nagluluto ka. Picturean mo ng magandang kuha na nagluluto ka, halimbawa nagluluto habang naate ng training, mga ganun, something interesting, di ba? So, at least, kumbaga, habang nakakapagluto na ako, natututo pa ako. Ayun lang yung caption mo. Hindi kailangan masyadong mahaba, Mentor Crystal. No? Ayun yung mga pwede kong mabigay na tip. Tapos, pag Thursday, throwback, tama yung ginagawa mo, di ba? Nagpo-post ka ng throwback. Kasi nakaka-engage ka pag ganon, yung sa throwback. Hindi mo naman doon goal mang-attract, more on mag-engage sa mga kakilala mo. So, post ka ng throwback. Mga ganyan. Mentor Ivy. Activity. Dami naman palang i-post. Ano po yan? Yun din po yung nakuha ko sa inyo eh. Yung tipong yung meron kang yung daily operations. Nawawala talaga ako. Basta yun, yung ginagawa, yung daily habit mo, yung kung ano yung ginagawa mo sa business. Nakuha ko sa inyo, meron kayong Monday, ito yung popost mo, diba? Tuesday, ito yung ipopost mo. Parang ganun, mga mentors. So, sabi nga ni Mentor Chris, kung nauubusan ka, may guide yun, Mentor. Pattern. Halimbawa, motivational Monday. Pag Tuesday, product. Pag Wednesday, sample, ilagay mo yung mga kumikita sa I am. Pag Thursday, throwback feature mo. Pag Friday, ano yung mga activities mo ngayong linggo? Highlight ng ngayong linggo, nagpadala ka sa JNT, may benta ka, may ano ka, i-feature mo, pwede mong i-collage. It's about planning, Mentor Ivy, yun nga, meron yung ginagawa, yung binigay mo sa amin dati. It's about planning and your strategy. Schedule planning, schedule posting, So, yun, Mentor Christina. Kasi kapag pare-pareha, halimbawa, araw-araw, barley yung... wala naman akong pinapatamaan or anyone. Kailangan nyo lang mag-level up sa paggawa ng content. Hindi rin kasi pwedeng araw-araw nakikita nila sa wall mo, barley.
mauumay sila. Kung ikaw nauumay din yung nakatingin. Dapat make it something na ano, may variation. Kailangan medyo hindi sila mawawala ng pag-follow sa'yo. Kaya siguro minsan napapansin natin, bumababa yung mga likes, mga nakakakita siguro ng posts kasi nga, hindi ka na nila napapollow. Baka nauumay na sila sa'yo. So, pero okay lang yan. Pwede pa magbago. Pwede nga, kanina sabi, mentor point, no? In-unfollow. Ayaw mo, baka gusto mong ganun, mentor, kasi ayoko na i-follow si Christina. Oh, pag gusto mo maglagay ng mga puro barley, mga about barley, gumawa ka ng page, dun mo siya ilagay. Yung mga amazing barley. Tapos, ay, bigyan ko pala kayo ng tip. Ito, last na po. Kasi magagamit nyo to eh. Dahil connect na to dito. Ang ginagawa ko, kapag may, di ba usually, pag may nakikita tayong content, parang hindi natin mapigilan na gusto mo nang i-post. Tama ba ako? Tama ba ako? Ganun ang nangyayari kasi sabi mo, baka makalimutan ko, hindi ko ma-post. Ang ginagawa ko, mens, ito, gamitin nyo to. Meron kasi sa Facebook, save. Ito o, oh, save. Halimbawa, ito, sample. Ako makita eh. Sample lang. Itong kay Nikki Dillo, sample lang to. Hindi naman to exactly, no? Halimbawa, gusto ko tong i-post, pero hindi, nakapag-post na ako ngayong araw. So, para hindi ko siya makalimutan, ang ginagawa ko, itong 3 dots, mga mens, kiniklik ko yan, tapos save. Save post. Tapos, meron ako ditong album, content. Ito, sample for content. Naka-only me lang yan, ako lang nakakita. So, yan, sample. Ilalagay ko siya dito. Yan, nandyan siya sa save. Dito mo siya makikita. Pag sa cellphone, may mga features kasi yung Facebook, baka hindi natin nagagamit. Doon sa, pag sa cellphone, makikita mo siya. Meron din po. Oo, meron din siya. Doon sa may, ikiklik mo yung three dots. Three line. Apo. Three line or three dots na may photo mo. Yung may photo mo. Makikita mo sa shortcut, sa baba, may save. Ito. Itong save. Diyan mo siya makikita. Ito halimbawa, ito yung mga sinave ko na pwede kong i-content sa mga susunod. Ito, halimbawa, ito, sinave ko to kasi ida-download ko to eh. So, sinave-save ko lang muna siya dito. Ganyan yung pwede niyong gawin para mababalikan nyo. O, ito na yun. Ito na yung kanina kong sinave. Pag clinic ko siya, mapupunta ulit dun sa post ni mentor Nikki Dillo. Nasundan nyo, mens? Para kasi minsan may nakikita ako na mga post na kaka-post niya lang. Kaka-post lang talaga. Kaka-post lang ngayon. May kasunod na agad na post. Wala kasing engagement pag ganun. Matatabunan lang din yung pinost mo. So parang nawawalan ng audience yung nauna mong post. So sayang lang din. Diba? So make sure, sabi nga ni BP dun sa Facebook, ano niya, make sure 4 or 6 hours. 6 hours, 4 to 6 hours bago ka ulit mag-post. O kaya kung ako naman, kung ako tatanungin nyo, kami ni Mentor Yogi, isa lang ako. Kasi mas gusto ko talaga makonsistent eh. One post a day. O, para hindi ka mawawala ng pampost, Mentor Crystal. One post a day. Siguro naman hindi ka na mawawala ng post. More on sa story na lang talaga ako naglalagay ng marami. Sa story lang tayo. Kasi dapat sa inyong mga story, mga mens, ay sa inyong, rather, sa inyong newsfeed, tignan nyo yan kasi minsan may nagtatag rin sa inyo ng mga kondo, ng insurance, ng pagkain, ng mga online sale. Napapansin ko yan. Kanina, may nakita na rin ako ulit kanina. Tanggalin nyo. Remove tag nyo. O kaya kung ayaw mo naman i-remove tag, i-hide timeline. Ganito siya o. Ganito gagawin. Halimbawa dito sa ano, halimbawa ito, may mga nagtatag din kasi sa amin eh, pero pinapaganda ko kasi yan. Usually kasi, bakit kailangan pagandahin? Kasi nga resume mo nga to eh.
yung Facebook mo. Dapat katiwa-tiwala. Limbawa, may mag-i-inquire. Siyempre, nagba-background check yun. Titignan niya yung Facebook mo. Titignan, ito, katiwa-tiwala ba to? May mukha ba to? Mamaya, bogus lang to. Itong kausap ko. So, minsan, ayun din yung nagpapaano sa kanila na bumalik. Kumbaga, hindi ka na i-PM. So, example, ito po. Lexi, baba. Ano yan? Sinong Lexi? Baba po. Baba po. Yan, oh. Malaking Lexi. Ah, ito. Hala, Lexi. Kala ko sino eh. So, halimbawa, ito mga mens. Ay, hindi ko pala ito po. Kailangan kasi ba? Ito, halimbawa kay Yogi. Halimbawa, ito yung kaibigan ko na ang pinost niya ay real estate or something. Tinaga ko. Ayoko makita yan sa timeline ko. Ang gagawin ko, ikiklik ko tong hide from profile. Yan. Nakatag ka pa rin naman, pero i-hide mo lang. Pero kapag ayaw mo talagang maitag, remove tag. Matatanggal ka na din dun sa post niya. Kasi may nakikita ako kanina, actually, recently lang, kanina lang. Meron po, tignan niyo yung wall niyo ngayon. Ngayon yung mismo tignan. Meron dyan kayong may nagtag sa inyo, tapos hindi niyo tinatanggal. Eh, maguguluhan yung tumitingin. Lalo yung iba, ang dami. Nakikita ko, puro ulam-ulam. Mga ganun. O kaya mga binibentang property. Binibentang property, ikaw yung tinag. Kaso, ang gulo sa wall, hindi na makita yung ino-offer mo pag pinunta nila yung wall mo. Medyo magulo. So, kailangan malinis. Kasi ang timeline, kailangan malinis. Ang newsfeed, kailangan malinis. Inaayos talaga yan. Tinitignan. Dapat, kumbaga, halimbawa, Mentor Ange, puntahan mo yung timeline mo ngayon. Mentor Crystal, Mentor Abs, Mentor Eva, at lahat ng nandito. Tignan mo ngayon, bisitahin mo yung newsfeed mo. Yung pinaka-feed mo. Yung homepage mo. Tignan mo, tanungin mo sarili mo, katiwa-tiwala ba ako? Ganun. Hindi nga. Totoo talaga. Kailangan mong itanong yun. Pag tinitignan mo ba yung pinost mo dyan, mukha ba akong scammer? Itanong mo yun. Mukha ba akong scammer? Katiwa-tiwala ba yung mga nilalagay ko dito? Pag ang sagot mo, hindi. Nako, pagkakataon mo na magbago ng mga posting. Di ba? Ganun lang yun. Minsan kasi mga mentors eh, pangit man, minsan pangit man pakinggan sa atin. Kasi siyempre, parang yung face value natin ngayon, lalo na pagdating sa networking at lalong-lalo na pag nagpo-post tayo, medyo sabihin na lang natin, nagle-level up ka nun, ibig sabihin mga mentors. Diba? Halimbawa, pag magkunyari, diba? Halimbawa lang ngayon mga mentors, ha? Bigyan ko lang kayo ng example. Nagpo-post naman tayo lahat ng barley, tama, ng mga products natin. Tapos, magpo-post ka na may sakit ka. What do you think? Ayun, isa pa yun. Diba, mga mentors, what do you think? Pag may kasakit kayo, may sipon kayo, ubo, or simpleng ubo, huwag na lang sa Facebook. Tingin yung may maniniwala sa inyo. Diba, nagigets yung mga mentors? Not feeling well. Pero, that's what I meant, mga mentors. Kasi, diba, yun nga, sabi nga natin, since nasa networking nga tayo, eto nga, products natin is pang ano, pang health, tapos magpo-post ka. 'Di ba? Syempre anong health products tapos laging may sakit. Tama, mentors. Oh, tapos ano, timpayaman nga tayo, timpayaman tapos magpo-post ka. lahat po ng walang pera, may meeting tayo bukas. Although biro, parang alam mo yun, akala ko ba timpayaman? Kasi merong notion na ganyan eh. Kung nandito na po kayo, nagpo-post na kayo ng ano natin, lalo na pag umikita, meron na pong nakatingin na mata sa inyo, sa ayaw at hindi nyo. Nakamatsyag yan mga mentors. Katunayan nga, pag nagpo-post kayo, wala po kayong nakikitang nagla-like, nag-heart, etc. Pero pagdating dun sa my day, makikita mo nandun. Oh, diba? So, isa po yun dun sa ano talaga. So, sabi nga ni mentor, po, kailangan tumataas din yung level.
Mabalik tayo kay Mentor Alps. Mentor Alps, baka may question kayo. Tama. Tama yung sinabi ni Mentor Dave, ha? Simula ngayon, wala nang magpo-post na may sakit. At feeling mo, tapos barley, tapos sasabihin. Kasi mga mens, para ka na rin si Liza, para ka na rin si Piolo. Ikaw yung ambassador ng negosyo mo. Ganon. So, nauna lang yung mga mentors, tsaka tandaan yun. Lamang lang yun ng ano, limang paligo sa atin. Joke. So, tumaano na rin tayo. Parang nagpapunta na kasi tayo doon. Yun, parang ano. Mentor Abs, di ba? Para ano, Mentor Abs? Ah, kaya naman sa'yo, baka may tatanong kay. Yeah, meron, Mentz. Yan, go. I'm just going. Diba to? Nawala tuloy sa ano. May tatanong ko. Ayun, tungkol sa ano, sa pag-a-add friends, di ba? Ano natin yung ginagawa natin everyday. So, ngayon, napapansin ko, kasi nag-a-add ako, di ba? Itong mga naraang ilang araw, bali, parang walang nag-accept ng ano ko sa lahat ng in-add ko. Parang, kasi yung ginagawa ko, 5 to 10 person siya. And yung parang isang linggo na yata, or magdadalawa na walang nag-accept, walang nag-ano. So ano kayong ano nun? Anong magandang gawin sa mga ganun na alam ko wala tayong magagawa kung hindi nila i-accept, pero 'di ba usually kapag ano naman nag-accept, 'di ba, mga ad friend natin, kahit sabihin nga hindi natin kilala, yung iba nag-accept. So anong mas magandang strategy sa mga ganyan pag ad friends? Message, yung pa-mo i-add, i-message mo, or kasi ginagawa ko after na nilang pag in-accept na nila yung pag-add ko, doon ako nagme-message yung thank you na ano, yung script ni Mentor TJ. Mentor, bali, yan, kung anong strategy? Bali, ano yung mas magandang gawin doon na ano, yung i-message mo sila muna, yung bago mo sila i-add? Ano, man? Kasi parang ginawa ko na rin yung dati eh. Ako kasi mentor, ano, Mentor Abs, pagka ganun kasi, talaga, ano eh, kumakatok muna ako, kumbaga, sa akin. Kumakatok muna ako, nag-add friend muna ako bago ako mag, ano, sa kanya. Ngayon kasi, ganun na rin, ganun din ako nag-ano. May time din talaga ganun, Mentor Abs. Usually kasi, ganito, yung katotohanan, Mentor Abs, ganito minsan, lalo na pag hindi mo alam, hindi mo kilala. Real talk lang din naman, ganun lang din naman. Pag may nag-add ng friend sa akin, syempre, titingnan ko, sino to? Parang put yourself in the, ano, put yourself din dun sa, ano, sa in-add mo. Hindi ko siya kilala, hindi kita kilala. Nag-friend request ako, may nag-friend request sa akin. Syempre, di ba, ano ba, titingnan mo yung profile. Ano ba yung nakita ko sa profile? Parang ganun, Mentor Abs. Ano ba yung nakita ko sa profile? Yun nga, kanina, sabi nga din natin, ano yung nakikita natin dun sa, ano natin, sa Facebook natin, anong nakikita nila? Hindi ko kilala to, parang ganun. So, wala naman masama dun sa Mentor Abs dun sa pag-add. Siguro continue to, ano lang din naman sa akin, pagkaganyan. Basta tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang yung pagkaganyan. Meron naman din talaga na ganun. Kasi, either hindi kayo jive, yung mga ina-add mo, hindi sila interesado dun sa nakita nila. Dun sa nakita nila dun sa profile mo. Hindi kayo ano dun sa jive dun sa ugali nila or dun sa karakanan nila. Parang ganun. Sorry lang, mens, ganun lang din naman. Kasi ginawa ko na rin dati yung ano eh, ginawa ko na rin dati yung message muna. Oh, message muna. Oh, kasi ginawa ko na 'yon. Kasi sa akin mens, ako kasi binago ko nga siya, binago ko, ginawa ko add na lang muna tapos pag accept saka ako nag-ano. Para message. Kasi ako sa akin parang kumakatok muna talaga ako. Ewan ko hindi ako Mentor Absa. Sa akin lang 'to. Hindi kasi muna ako may message bago ako mag-add. Talagang nag-a-add muna ako. Parang kumakatok muna ako sa kanya. Ayun yung pinakakatok ko. Kasi kung i-ano mo yan, i-message mo direct
direkto yan, direkta yan. Mentor Christina. Halimbawa lang po, mentor Abs babae, mentor Christina, mag may message ako agad sa kanya. 'Di ba? Parang ganoon eh. Put yourself muna. Yun talagang inaano, put yourself in the shoes dun sa mga ano kausap mo, babae, tapos lalaki ka. Magme-message ng ganoon. Tingin mo kaya? Parang ganoon, mentor Abs eh. Tingin mo kaya? Maliban na lang siguro kung matagal na kayong ano. Isipin pa lang. May gusto yata sa akin. Correct. Manliligo. Ganun na ba? Ganun eh. Ganun eh. Tapos lalo na, kunyari, babae ka. Or lalaki yung, kunyari, ako babae. Tapos magme-message ako, hindi ako kakatok. Or magme-message muna ako, hindi ako mag-add ng friend, mentor, of sa sample. Diba? Parang pangit yung ano. Ano, para sa akin kasi iniisip ko muna yung value. Sinasabi din si mentor, ano, mentor TJ din dati na ano yung practice natin yung high value natin. Kaganina nabanggit din ni mentor po yun eh, yung kaya ano lang, simplehin mo lang yung ano niya, simplehin mo lang yung pagre-reply. Huwag mong pakita na ano, atat ka. Diba? Huwag mong pakita na atat ka dun sa ano, pagka message, reply mo agad. Yan. So, ayun, yung sa akin, mentor Absa, mentor Ivy ba? Ganun po sa akin. Mentor Ivy po. Ano yung sabi mo kanina, Men's Dave? Men's Dave? Atin? Yung naputol yung ano ko, yung dapat kanina yung sabi mo yung sa ano ko, sa May Day? Oh, hindi, naiyak ako dun sa ano yung papunta, yung mga sadaan. Mamimiss ko to or something ganyan. Living on the jet plane? Oo. Maganda yung mga ganong video mo, mentor. Ayoko kasi ng ganon, mentor Abs, kasi parang ako kasi ayoko, wala talaga sa isip ko magtrabaho sa ibang bansa. Para sa akin kasi nakakaiyak yun, kasi iwan mo yung anak ko. Kaya, sorry. Homesick pa nga ako ngayon. Oo, oh, yan. Ayoko yung ganyang feeling. Pasensya ka na, pero saludo talaga ako sa mga OFW natin. Saludo ako sa'yo. Grabe ka. Ayan, si mentor Abs, baka may tatanong. Ay, may sasagot. Tama, tama. Kaya ako rin, di rin ako nag-OFW. Yung iniisip ko pa lang para na ako na homesick. Ganun yung pakiramdam. Di ko talaga, wala talaga sa inagap, no? Tsaka syempre, kitang-kita ko sa tatay ko yung hirap talaga, mahirap. No, anyway, di naman yun yung topic, no? So, mentor Abs. So, mentor Abs, normal naman yun, no? Actually, normal din naman yung nangyari sa'yo. Pero kung gusto mo siguro na mas marami mag-accept, yung sinasabi ko nga, more on dun sa mga mutual and like-minded people. Sample, di ba, mahilig, inclined ka sa music. Siguro mag-target ka, halimbawa sa mga groups or mga friends mo na mga inclined sa music, maghanap ka din doon sa mga friends nila na inclined din sa music, like mga drums, guitars, drums. I-add mo sila, Mentor Abs. Ayun siguro, magkaroon yung mga may common ground kayo. Para kahit papaano, ayun, wala lang. Para kahit papaano, ano, merong common ground na tinatawag. Or, kasi pag lalaki, inisip ko kasi, no, pag babae kasi medyo mas ito talaga yung reality, mas katiwa-tiwala talaga yung babae. Ayun na talaga, no? Kaya kayong mga babae, edge yan, edge. Kaya dapat, add kayo ng no, kumbaga ano, huwag kayong matakot dahil, basta huwag lang kayo mag-a-add ng mga foreigner, ha? Yung mga nag-a-add ng foreigner. Huwag na muna kayo mag-add ng mga ganyan, baka mas kam kayo. No? So, mga men's, mentor Abs, dun ka mag-start sa mga mutual. Tapos sa mga groups naman, more on siguro ang i-add nyo pag mga lalaki kayo. Lalaki talaga. Mentor Abs, mentor Dave, more on lalaki talaga ang i-add nyo. Kasi syempre, kapag babae kasi may mga ganong tendency. Lalo kapag maganda yung i-add nyo na babae, pwedeng ang tendency, may gusto ba sa akin to? Or ganun kasi, mga feeling era yung mga yan. Through experience, mentor Abs, promise. Nagtanong din ako, nagtanong ako dati kay mentor Yobi. Yung ganun. Wala na akong ma-add. Mentor Abs, wala akong ma-add. Saan pa ako makakakuha ng ano, nung
ng client or i-add ng friends kanang ganun. Eh ngayon kasi ang ginagawa ko halimbawa ganito mentor apps no doon sa pinrospect po or inad mo eh hindi siya sabi mo nga hindi ka inad o di punta ka doon sa friends niya. Namin minsan ganun mga ano mentors di ba friends 1,000 ganyan. So, nakita ko si mentor Christina Rosal mo. Oh, mentor apps, accept ka lang ng accept. Hindi talaga lahat ng i-add natin. Halimbawa sa 20, isa lang nag-accept. Okay lang yan. Wala namang ano. Oh, tama, musician at saka OFW. 'Di ba yung tinuro ko before? Yung hanap ka ng i-search mo Dubai. Ang place niya Dubai. Ginawa mo na ba yung mentor apps? Ba? Oh, yun. Punta ka sa ganyan, nasa Dubai na pinuro. So, ayun yung pwede mong isa rin. Tapos, pwede rin kasi to, pero pwede pa rin. Ayan, yung hello, nakita kita sa ganitong group. Gusto ko lang mag-add ng mga positive and business-minded person. Pag talagang yung mga tao na parang sa tingin mo hindi ka i-accept, mga ganyan. Oh! Ayan, lagyan mo, senda mo ng ganyan. Ako naman minsan, may mga nag-PM sa akin, sabi, kilala ba kita? Sabi sa akin. Eto, bigyan ko kayo ng ano, kung paano. Parang ang sabi sa akin, kilala ba kita? Bakit mo ko inad? May ganun, may mga ganun din kami, no? So, hindi lang naman kayo nakaka-experience nun. So, ang sinasabi ko lang, ano lang ako, ang sinasabi ko, inad ba kita? Baka nakita ko lang sa suggestion, baka na-add ko lang. Ganun na ako. Kaya, alimbawa, accidentally na na-add ko. Tapos, ang pambawi ko kasi, sinasabi ko, okay lang kung hindi mo ko i-accept or i-accept mo ko. Anyway, nice to meet you in Facebook. Ganun lang. Alam mo, minsan ang ginagawa, ina-accept niya ako. Dahil dun sa sinabi ko. Sinabi ko lang kasi, baka nakita kita sa suggestion o kaya baka accidentally na-add kita. Baka sa suggestion. Di ba may mga suggestions? Baka accidentally na-add kita. Anyway, tapos may bigla kang pambawi. Push-pull kasi ito di ba? Anyway, kung i-accept mo man ako or hindi, okay lang. Nice to meet you on Facebook. Ayun lang. Tapos ang nangyayari, kalimitan, sige, no worries, add na lang kita. Biglang siya na yung ina-add niya ako, ina-accept niya ako. So, ganun. Depende rin naman kung paano mo kasi sinasagot. Minsan kasi yung mga walang kwentang tanong o kaya yung parang binabastos ka dun sa tanong. Pero pag sinagot mo siya ng maganda, Doon mo nakukuha din yung mga tao na magtiwala sila sa iyo. Yung kumbaga minsan walang kwenta yung tanong nila or anything, pero sineryoso mo, maganda yung sagot mo. So, may isip nila, uy, okay itong taong to ah, ganun. Mga mens. So, ment apps ganun, more on yung isang way sa mutual mentor apps para mas may mag-a-accept sa'yo kasi may mutual friend kayo. Tapos, syempre, lalaki ka, mas okay kung lalaki ina-add mo. At saka mga 30s, ito yung mga 30s to 50s. Yan, mga ganyan yung mga i-add mo. Like Mentor Dave, ganun din. O si Mentor Dave, for example, si Mentor Dave, mahilig sa pets, mahilig sa mga aso. Hindi ko makarelate sa 30, 50 hanggang 20. Alam ko naman 20 ka lang. Okay. So, ang tawag dyan, nawawala ako sa Mentor Dave. Tapos sa mga pets, ayan, si Mentor Dave, kasi mahilig siya sa aso. So, maganda rin, ina-add niya mga aso. Tapos Mentor Dave, dapat once a week, nagpo-post ka lang about sa aso. So, ayun kasi yung mga Nako. So, punta mo. Meron ako ibang strategy kasi doon men. Doon ako sa mga pets eh. Doon ako nang gugulo. Ayan, pumupunta siya sa mga groups ng mga pet owners. Bigyan lang kita mentor abs ah. Doon sa halimbawa ako 'di ba sa pets, ginagawa ko mentor abs. Bawal kasi benta na
bentahan ng sa Facebook. Yun mentor abs ang ginagawa ko. Inaano ko yung post nila doon sa group nila kung saan man yung pet. Tapos sinesend ko sa kanya. Tapos details po. Yan. Doon ko sila inaano. Pero kumakatok muna ako. How much? Ganun mentor abs eh. How much? Kunyari may nag-sell ng gitara mentor abs or the drum set iaano mo doon. Tapos isi-send ko sa kanya yon. Tapos details please. Ganun. As from there, nagkakaroon kami ng Recently lang po, regarding that, yung last pay-in ko, doon ko po siya nakuha. Ganyan, nagkausap kami, magkano details, ganyan. Tapos yun, napa-pay-in ko siya. Hindi ko po siya kilala. So ganun po yung ko doon. Hindi ko na kailangan mag doon. Punta ako doon sa mentor apps, ikaw halimbawa OFW or di kaya kunyari may nagbebenta mentor apps ng ganun. Gitara or drum set. Tapos is ko sa kanya magkano details ganyan din. Tapos syempre kasama na yung ganun po yung ginawa ko. Pwede mo rin gawin yung mentor apps. So without mga mentors. Ayun men. Tapos lastly men's last tip. May mga groups na mga may sakit. Stroke survivor, PCOS, cancer, basta may mga ganyan, search mo. Ayan, ito, bigyan ko kayo sample lang. May mga ganyang groups, pwede kayong mag-join. Ayan, pwede kang maka-PM dito or yan mga nagtatanong ng mga ganyan. Pwede mo i-add yung mga yan Kailangan ng product natin yung mga yan. Kailangan alam niyo yung products natin ha, mga mentors. Huwag niyong pagka product lang, dapat talaga atin ka ng product na din. Alam niyo dapat yung mga ganyan kasi maraming mga syempre mainitan ng ulo ganyan tungkol lalong-lalo na dun sa mga ng mga side effects sa mga products o yan. Kailangan ang nyo talaga yung ganyan. Pag wala kayong may sagot, nakuputo. Okay, dapat knowledgeable ka sa product. Dapat naman talaga. Kapag mag-o-offer ka ng product, pataasin mo lagi. Dapat every week nag-aaral ka ng product na din. Iba-iba naman yan. Di ba may Thursday, yung ngayon, yung Thursday, dapat nare-replay nyo yun. Etong na natatamaan ng ating team day, i-replay nyo yun kasi may matututunan kayo dun sa ating mga product knowledge. Iba-iba naman na nagsasalita dyan. Ganon mentor abs. Ayan, pwede ka mag-PM ng ganyan, tapos sa mutual, tapos yung nasabi ko sa'yo, common ground, sa mga may, siguro pwede ka mag-join sa mga may mga banda-banda, something. Kasi okay din naman sila Kumbaga, yung mga karamihan kasi doon, halimbawa, yung iba kasi nagbabanda, kaya naman niya nagbabanda kasi part-time. Di ba, mentor abs? Tama ba? Di ba? Yung mga may mga banda na ganyan. So, okay din sila. Kumbaga, market din sila kasi naghahanap, kaya sila nagbabanda kasi part-time nga. Di ba? Kailangan nila ng mga part-time. So, anyway, kasi masyado ng, part-time and passion. Siyempre, passion din nila. So, makaka-relate ka doon. Makakapag-build ka kasi ng relationship sa mga ganyan. Kasi alam mo yun, dahil ganyan ka din. Tapos sa mga OFW na nasa Dubai, kahit siguro babae, pwede rin naman. Basta, tignan mo na lang din na hindi naman kasi magmumukhang Pwede mo yan ilagay. Pag babae, yan. Hello, nakita kita sa Hello. Hello, kabayan. Napansin ko, taga dito ka rin pala sa Dubai. Saan ka sa Dubai? Ganyan. Gusto ko lang ng mga kaibigan dito sa Dubai. Yan. Mga ganun lang. Something friendly ka lang. Yan. Gusto ko lang ng mga kakilala dito sa Dubai. Mga OFW. Yun lang yung sabihin mo. Pwede mong kahit inad mo siya, babae, o di lagyan mo ng ganong PM. At least pag tinignan niya, sino ba to? Kabayan pala to. Taga Dubai din pala, nandito sa Dubai. Ayun lang mga mentors. With that mentor ID, mentor abs, okay na po. May kung wala na po tayong tanong mga mentors, baka
Medyo ano na po tayo, 11:32. Mentor. Yes, okay na. So, with that, mga mentors, Mentor Ange, ay, nag-picture na ba tayo? Nag-picture na ba kayo? Ah, wala pa. Oh, sorry na. Sorry na, sorry. Sorry na, Mentor Ange. Ka na mag-a. Yan, picture na kayo. Compose picture yan. Na picture na ba, mga mentors, kung sino pa po pwede mag-ano? Okay, 1, 2. Mentor Christina, sasabihin mo na naman. Sabihin mo na naman, pangit na naman yung ano ko. Oh, rumedy ka na kasi. Palagi kang hindi naka-ready. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. Yung sa at lahat, 1, 2, 3, smile. Mentor Rico. Yan, congratulations ulit pala ha, Team Holy ha. Congrats. Yung mga ibang team din ha, gawin nyo din yun. Yan, yung Team Ants, ginawa din nila yan. So, congrats mga mentor. Salamat sa pagbibigay ng oras ninyo. Ayan. So, yan, balik ko na kayo mentor, babe. With that, mga mentors, maraming salamat, Mother Mentor. With that, mga mentors, si Mentor Ange po magsasara ng ating Team Stallions Night. Mentor Ange, ikaw na po magsara. Ayan, in behalf po of Mentor Ivy and Mentor Liovi, ayan, I'm Mentor Ange in Sina and my partner, Chow Yun Pa, for our team day. Good night po.